Gentlemen, honorable members of the Congress of the Philippines, His Excellency Benigno S. Aquino III, the President of the Republic of the Philippines. Maraming salamat po. Mabuhay tayo lahat. Thank you. Senate President Juan Ponce Enrile, Speaker Feliciano Belmonte, Vice Presidente Jejomar Binay, mga dating Pangulong Fidel Valdez Ramos at Joseph Ercito Estrada, ang ating mga kagalang-galang na maestrado ng Korte Suprema, mga kagalang-galang na kagawad ng kalipunang diplomatiko, kagalang-galang na miyembro ng Kamara de Representante at ng Senado, mga pinuno ng pamahalang lokal, mga miyembro ng ating kabinete, mga uniformadong kasapi ng militar at kapulisan, mga kapwa kong nagseserbisyo sa taong bayan, siyempre sa akin po mga boss, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po ang aking ikatlong SONA at parang kailan lang na nagsimula tayong mangarap. Parang kailan lang nang sabay-sabay tayong nagpasyang tahakin ang tuwid na daan. Parang kailan lang nang sinimulan nating iwaksi ang wagwang, hindi lamang sa kalsada kundi sa sistemang panlipunan. 2 taon na ang nakalipas mula nang sinabi ninyo, sawa na kami sa korupsyon, sawa na kami sa kahirapan. Oras na upang ibalik ang isang pamahalaang tunay na kakampi ng taong bayan. Gaya ng marami sa inyo, namulat ako sa pangigipit ng makapangyarihan. 12 taong gulang po ako nang indineklara ang batas militar. Bumaliktad ang aming mundo. 7 taon at 7 buwang ipinit ang aking ama. 3 taong napilitang mag-ibang bansa ang aking pamilya. Naging saksi ako sa pagdurusa ng marami dahil sa diktadurya. Dito napanday ang aking prinsipyo. Kung may inaagrabyado at ninanakawan ng karapatan, siya ang kakampihan ko. Kung may abusadong mapangapi, siya ang lalabanan ko. Kung may makita akong mali sa sistema, tungkulin kong itama ito. Matagal nang tapos ang batas militar. Tinanong tayo noon, kung hindi tayo, sino pa? At kung hindi ngayon, kailan pa? Ang nagkakaisang tugon natin, tayo at ngayon na. Ang demokrasyang ninakaw gamit ang paniniil at karasan na bawi natin sa mapayapang paraan. Matagumpay nating pinag-alab ang liwanag mula sa pinakamadilim na kabanata ng ating kasaysayan. Ngunit huwag po natin kalimutan ang pinag-ugatan ng batas militar. Kinasangkapan ng diktador ang saligang batas upang manatili sa kapangyarihan. At hanggang ngayon, tuloy pa rin ang banggaan sa pagitan ng gusto ng sistemang parehas laban sa mga nagnanais magpatuloy ng panlalamang. Mula sa unang araw ng ating panunukulan, walang ibang sumalubong sa atin kundi ang mga bangungot ng nawalang dekada. Nariyan po ang kaso ng North Rail. Pagkamahal-mahal na nga nito, matapos ulitin ang negosasyon, nagmahal palalo. Sa kabila nito, binawasan ang benepiso. Ang 19 na train sets naging 3 at sa mga istasyon, mula 5 naging 2. Ang masakla pa po, pinapabayaran na sa atin ang utang na ito nauna. Nariyan ang walang pakundangang bonus sa ilang GOCC. Sa kabila ng pagkalugi ng kanilang mga ahensya, nariyan ang 1 bilyong pisong pinasingaw ng PAGCOR para sa kape. Nariyan ang sistemang pamamahala sa PNP na isinantabi ang pangangailangan sa armas ng 45% ng kapulisan para lang kumita mula sa lumang helicopter na binili sa presyong brand new. Wala nang ang iniwang panggastos. Patong-patong at sabay-sabay pa ang mga utang na kailangang bayaran na. Mahaba ang iniwang listahan ng natukulin nating punuan.
ang 66,800 na backlog sa classrooms na nagkakahalaga ng tinatayang 53.44 billion pesos. Ang 2,573,212 na backlog sa mga upuan na nagkakahalaga naman ng 2.31 billion pesos. Nang dumating tayo, may halos 36 na milyong Pilipinong hindi pa miyembro ng PhilHealth. Ang kailangan para makasali sila maaaring umabot sa 42 billion pesos. Idagdag pa po natin sa lahat ng iyan ang 103 billion pesos na kailangan para sa modernisasyon ng hukbong sandatahan. Sa harap ng lahat na ito, ang iniwan sa ating pondo na malaya natin magagamit 6.5% ng kabuong budget para sa natitirang 6 na buwan ng 2010. Para po tayong boksingerong isinabak sa laban nang nakagapos na nga ang mga kamay at paa, nakapiring pa ang mga mata, at kakampi pa ng kalaban ang referee at ang mga judge. Kaya nga, sa unang 3 buwan ng aming panunungkulan, inaabangan namin ang pagdating ng Linggo para maidulog sa Panginoon ang mga bangungot na humaharap sa amin. Inasahan namin mga kailangan ng di bababa sa 2 taon bago magkaroon ng makabuluhang pagbabago. Bibigyan kaya tayo ng sapat na pag-unawa ng taong bayan. Subalit kung may isang bagay mang nakatatak na sa ating lahi at makailang ulit na nating pinatunayan sa buong mundo, walang hindi makakaya ang nagkakaisang Pilipino. Nangarap po tayo ng pagbabago. Nakamit natin ang pagbabago at ngayon karaniwan na ito. Ang kalsadang... Ang kalsadang pinondohan ninyo ay tuwid, patag at walang bukol. Ang tanging tompats ay aspalto o simento. Karaniwan na po ito. Ang sitwasyon kung paparating ang bagyo, nakaabang na ang relief at hindi ang tao ang nag-aabang ng relief. Nag-aabang na rin umalalay ang rescue services sa taong bayan. At hindi tayo-tayo lang din ang sumasaklolo sa isa't isa. Karaniwan na po ito. Ang wangwang sa lansangan, galing na lang sa pulis, ambulansya o bombero, hindi sa opisyal ng gobyerno. Karaniwan na rin po ito. Ang gobyernong dating nang-aabuso, ngayon tunay na kakampi na ng Pilipino. Nagpatupad po tayo. Nagpatupad po tayo ng reforma. Tinanggal ang gastusing hindi kailangan, hinabol ang mga tiwali, at ipinakita sa mundong open for business under new management na ang Pilipinas. Ang dating sick man of Asia, ngayon punong-puno na ng sigla. Nang nagkaroon tayo ng positive credit rating action, ang sabi ng iba, chamba. Ngayong walo na po sila, chamba pa rin kaya. Sa Philippine Stock Exchange Index, sa Philippine Stock Exchange Index, nang una nating nahigitan ang 4,000 na index. May mga nagduda. Ngayon, sa dami ng all-time high, pati economic managers, nahirapan yata sa pagbilang. At ako rin po'y nagulat. Nakaka-44 na pala tayo at bihira ng buwaba sa 5,000 ang index. Nito pong first quarter ng 2012, ang GDP growth natin 6.4%. Milya-milya ang layo niyan sa mga prediksyon at pinakamataas sa buong Southeast Asian region. Pangalawa po ito sa Asia, sunod lang tayo sa China. Kung dati tayo... Kung dati po, tayo ang laging nangungutang, ngayon hindi po birong tayo na ang nagpapautang. Dati po'y namamalimos tayo ng investments. Ngayon, sila ang dumadagsa. Ang mga kumpanyang hapon sa isang pagpupulong po namin, ang sabi ay, baka gusto nyo kaming silipin. Hindi nga kami ang pinakamura, pero una naman kami sa teknolohiya. Pati pinuno na isang pong malaking bangko sa Inglaterra, kamakailan, nakipag-usap sa atin at ang sinabi, maisali sana sila sa ating kinukonsulta sa usapang pinansyal. Sa bawat sulok ng mundo,
nagpapakita ng paghanga ang mga komentarista. Ayon sa Bloomberg Business Week, and I quote, "Keep an eye on the Philippines," close quote. Ang Foreign Policy Magazine, pati isa sa mga pinuno ng ASEAN 100, nagsabing maaari daw tayong maging, and I quote, "Asia's next tiger," close quote. Sabi ni Ruchir Sharma. Sabi po ni Ruchir Sharma, pinuno ng Emerging Market Equities and Global Macro ng Morgan Stanley, I quote, "The Philippines is no longer a joke," close quote. At mukha naman pong hindi siya nambobola dahil tinatayang $1 bilyong ang ipinasok ng kanyang kumpanya sa ating pong bansa. Sana nga po. Sana nga po ang kaliwat kanang paghanga ng taga-ibang bansa masundan na rin ng lokal na tagapagbalita. Sinisiguro po natin maabot ang kaunlaran sa mas nakakarami. Alalahanin po natin, nang mag-umpisa tayo, may 760,357 na kabahayang benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Tinarget natin itong paabutin sa 3.1 million sa loob ng 2 taon. Pebrero pa lang po ng taong ito, naiparehistro na ang 3 milyong kabahayang benepisyaryo ng Pantawid Pamilya. Sa susunod na taon naman, palalawakin po natin ang sakop nito sa 3.8 milyong bahay. 5 beses po ang laki niyan sa dinatnan natin. Pangmatagalan po ang impact ng proyektong ito. Hindi pa kumpleto ang mga pag-aaral. Pero ngayon pa lang, maganda na ang ipinapakita ng numero. Base sa listahan ng DSWD, may 1,672,777 ng mga inang regular na nagpapacheck up. Dagdag pa natin, 1,672,814 na mga batang napabakunahan laban sa diarrhea, polio, tigdas at iba pa. 4.57 million na estudyanteng hindi na napipilitang mag-absent dahil sa kahirapan. Sa kalusugan naman po, nang dumating tayo, 62% lamang ng mga Pilipino ang naka-enroll sa PhilHealth. Ang masaklap, hindi pa masiguro kung lahat sila ay kabilang sa mga totoong nangangailangan ng kalinga ng Estado o buenas lang na malapit sa politiko. Ngayon po, 85% ng lahat ng mamamayan membro na nito. Ang ibig pong sabihin, Ang ibig pong sabihin, 23.31 million na Pilipino ang naidagdag sa mga saklaw ng PhilHealth mula nang bigyan tayo ng mandato. Maganda pa rito ang 5.2 million na pinakamahirap na kabahayang tinukoy ng National Household Targeting System buong buo at walang bayad ng makikinabang sa benepisyo ng PhilHealth. Dahil po sa no balance billing policy ng Department of Health, ang lunas para sa dengue, pneumonia, asthma, katarata, gayon din ang pagpapagamot sa mga catastrophic disease tulad ng breast cancer, prostate cancer at acute leukemia makukuha na ng libre ng mga pinakamahirap nating kababayan. Ito po ang proseso. Ito po ang proseso ng pagpapagamot para sa kanila. Papasok ka sa alinmang ospital ng gobyerno, ipapakita mo ang iyong PhilHealth card, magpapagamot ka, at uuwi kang maghinhawa ng walang inilabas ni isang pusing. Sabi nga po sa isa sa mga briefing na dinaluhan natin, 4 sa 10 Pilipino hindi man lamang nakakakita ng health professional sa tanong buhay nila. Sa iba po, mas malaki pa. May nagsasabing 6 sa bawat 10 Pilipino ang puwapanaw ng malayo sa kalinga ng health professional. Anuman ang ating pagbatayan, hindi po may kakaila.
nakakabahala ang bilang ng mga Pilipinong hindi naaabot ng serbisong pangkalusugan ng pamahalaan. Tinutugunan na po natin ito. Mula sa 10,000 nung dumating tayo, umabot na sa 30,801 ang mga nurse at midwife na ating na-deploy sa ilalim ng RN Heals Program. Dagdag pa po natin sa kanila ang mahigit 11,000 community health teams na nagsisilbing tulay upang higit na mapatibay ang ugnayan ng mga doktor at nurse sa komunidad. At kung dati, tutungo lamang ang mga nurse kung saan nakusunodahan ng kanilang hepe, ngayon, dahil sa tamang targeting, kung saan sila kailangan, dun sila ipinapadala. Sa mga lugar na matagal nang naiwan sa laylayan ng lipunan. Ipinadala po natin ang ating mga health professional sa 1,021 na pook na saklaw ng Pantawid Pamilya at sa 609 na pinakamahihirap na lungsod at munisipyo ayon sa pag-aaral ng National Anti-Poverty Commission. Dalawang problema po ang natutugunan nito. Bukod sa nagkakatrabaho at nabibigyan ng work experience ang libo-libong nurse at midwife na dati ay walang mapaglalaanan ng kanilang kaalaman, nagiging abot kamay din ang dekalidad na kalinga para sa milyong-milyong nating kababayan. Subalit hindi pa po tayo makukontento rito. Dahil ang hangad natin, kalusugan pang kalahatan. Nagsisimula ito hindi sa mga pagamutan, kundi sa loob mismo na kanya-kanya nating tahanan. Iba yung kaalaman, bakuna at check-up ang kailangan upang mailayo tayo sa karamdaman. Dagdag pa po dyan ang pagsisikap nating iwasan ang mga sakit na pwede namang iwasan. Halimbawa, nabanggit ko ang mosquito traps kontra dengue noong nakaraang taon. Ano naman po nyo, mga saintipiko mahigpit sa pagsisiyasat. Kaya maaga pa para sabihin siguradong-sigurado na tayo. Pero nakakainganyo po ang mga paunang resulta nitong programang to. Sinubok natin ang bisa ng mosquito trap sa mga lugar kung saan naitala ang pinakamataas na insidente ng dengue. Sa buong probinsya ng Bukidnon, noong 2010, may 1,216 na kaso. Nang inilagay ang mga mosquito trap noong 2011, mukhang nakatulong dahil buwaba ito sa 37. 97% raw po ang reduction nito. Sa mga bayan ng Balesteros at Claveria sa Cagayan, may 228 na kaso ng dengue noong 2010. Pagdating ng 2011, 8 na lang ang naitala. Sa Katarman, Northern Samar, 434 na kaso ng dengue noong 2010, naging 4 na lang noong 2011. Panimulang pag-aaral po lamang po ito. Pero ngayon pa lang, marapat na yata nating pasalamatan sina Secretary Ike Ona ng DOH at Secretaryo Mario Montejo ng DOST. Wala ho tayo masyadong momento, baka naman sa palakpak nyo ay ganahan silang lalo magsaliksik at mag-ugnayan. Marami pa po tayo kailangan solusyonan. Nakakabahala ang mataas pa ring maternal mortality ratio ng bansa. Kaya nga po gumagawa tayo ng mga hakbang upang tugunan ang pangangailangan sa kalusugan ng kababaihan. Nais din nating makamit ang universal healthcare at magkaroon ng sapat na kagamitan, pasilidad at tahuan ang ating mga institusyong pangkalusugan. Sa pagtugon natin sa mga ito, malaki ang maiaambag ng syntax bill. Maipasa na po sana ito sa lalong madaling panahon. Mababawasan na ang bisyo. Madadagdagan pa ang pondo para sa kalusugan. Ano naman kaya ang sasalubong sa kabataan pagpasok sa paaralan? Sa lilim ng puno pa rin kaya sila unang matututo ng abakada? Nakasalampak pa rin kaya sila sa sahig habang nakikipag-agawan ng textbook sa kaklase nila?
Matibay po ang pananalig natin kay Secretary Luistro. Bago matapos ang susunod na taon, ubos na ang minana nating 66,800 nakakulangan sa silid-aralan. Dito ko lang po, next year po yan. 40,000 pa lang po this year. Ang minana po nating 2,573,212 na backlog sa upuan, tuluyan na rin nating matutugunan bago matapos ang 2012. Sa taong din pong ito, masisimot na rin ang 61.7 million na backlog sa textbook upang maabot na sa wakas ang 1:1 ratio ng aklat sa mag-aaral. Sana nga po, ngayon paubos na ang backlog sa edukasyon, sikapin natin huwag uling magka-backlog dahil sa dami ng estudyante. Sa tingin ko po, responsible parenthood ang sagot dito. Para naman po, hindi mapag-iwanan ang ating mga state universities and colleges, mayroon tayong panukalang 43.61% na pag-agat sa kanilang budget para sa susunod na taon. Paalala lang po, lahat ng ginagawa natin may direksyon, may kaakibat na kondisyon ang dagdag budget na ito. Kailangan ipatupad ang napagkasunduang SUC Reform Roadmap ng CHED at ng kaukulang mga state universities and colleges upang siguraduhin dekalidad ang magiging produkto ng mga pamantasang pinopondohan ng Estado. Kung mataas ang grado ninyo sa assignment na ito, asahan naman ninyong dodoblihin din namin ang kayod para matuguran ang mga natitirang pangangailangan po ninyo. Panay, panay addition po ang nagaganap sa ating budget sa edukasyon. Isipin po ninyo, ang budget ng DepEd na ipinamana sa atin noong 2010, 177 billion pesos. Ang panukala natin para sa 2013, 292.7 billion pesos. Noong 2010, 21.03 billion pesos ang budget para sa SUCs. Taunan po yan dinadagdagan upang umabot na sa 37.13 billion pesos na panukala natin para sa 2013. Pero sa kabila nito, ngayon pa lang may nagpaplano ng mag-cut classes para magpikit sa Mendiola. Ganito po kasimple, ang 292.7 ay mas malaki sa 177 at ang 37.13 ay mas malaki sa 21.03. Kaya kung may nagsasabi o magsasabi pa rin binawasan natin ang budget na edukasyon, kukumpisihin na lang namin ang inyong mga paaralan na mag-andog ng remedial math class para sa inyo. Sana naman po, sa mga klaseng ito, pakiusap po namin. Sana itong klaseng remedial na nga, pasukan naman po ninyo. Nang maupo tayo at masimulan ang makabuluhang reforma, minaliit ng ilan ang pagpapakitang gilas ng pamanan. Kundi raw buenas, niingas kugon lang itong mauupos rin paglaon.
may ilan pa rin pong ayaw magretiro sa pag-asik ng negativismo. Silang makatikom ang bibig sa good news at ginawang industriya na ang kritisismo. Kung may problema kayo na bago matapos ang taon, bawat bata ay may sarili ng upuan at aklat, tingnan niyo sila mata sa mata at sabihin ninyong ayaw kong makapag-aral ka. Kung masama ang loob ninyo na ang 5.2 million na pinakamahihirap na kabahayang Pilipino ay maaari nang pumasok sa ospital nang hindi iniintindi ang gastos sa pagpapagamot, tingnan niyo sila ulit mata sa mata at sabihin ninyong ayaw kong gumaling ka. Kung nagagalit kayo na may 3 milyong pamilyang Pilipino nang tumutungo sa katuparan ng kanilang mga pangarap dahil sa pantawid pamilya, tingnan niyo sila mata sa mata at sabihin ninyong ibabalik ko kayo sa kawalan ng pag-asa. Tapos na. Tapos na ang panahon kung kailan choice lang ng makapangyarihan ang mahalaga. Halimbawa, ang dating namumuno sa testa, nagpamudmod ng mga scholarship voucher. Ang problema, wala palang nakalaang pondo para rito. Natural, tatalbog ang voucher. Ang napala, 2.4 billion pesos ang sinisigil ng mahigit 1,000 eskwelahan mula sa pamahalan. Nagpapapogi sa tao't isang administrasyon. Sambayan ng Pilipino naman ang pinagbabayad ngayon. Pumasok si Secretary Joel Villanueva. Hindi siya nagpasindak sa tila imposibleng pagbabagong dapat ipatupad sa kanyang ahensya. Sa kabila ng malaking utang na minana ng TESDA, 434,676 na individual pa rin ang kanilang hinasa sa ilalim ng Training for Work Scholarship Program. Konkretong tagubay din po. Konkretong tagapay din po ang hatid ng TESDA Espesyalista Technopreneurship Program. Mas mahirap pong bigkasin kaysa sa resulta. Biruin po ninyo, bawat isa sa 5,240 na sertipikadong espesyalistas kumikita na ngayon ng 562 pesos kada araw o 11,240 pesos kada buwan. Mas malaki pa po ito sa minimum wage. Mula sa pagkasanggol, mula sa pagkasanggol hanggang sa pagkabinata, gumagana na ang sistema para sa mamamayan. Sinusuguro natin mga anak ng trabaho ang pagsigla ng ating ekonomiya. Alalahanin po natin, para tumabla lang, kailangan makalikha taon-taon ng 1,000,000 bagong trabaho para sa mga new entrants. Ang nalikha po natin sa loob ng 2 taon, halos 3.1 million na bagong trabaho. Ito po, ito po ang dahilan kung bakit pababa ng pababa ang unemployment rate sa bansa. Nang dumating tayo, 8% ang unemployment rate. Naging 7.2 ito ng Abril ng 2011. At buwaba palalo sa 6.9 ngayong taon sa buwan rin ng Abril. Di po ba makatwir ang mangarap na balang araw, bawat Pilipinong handang magbanat ng buto, may mapapasukang trabaho. Tingnan na lamang po natin ang BPO sector. Noong taong 2000, 5,000 katao lang ang na-empleyo sa industriyang ito. Fast forward po tayo ngayon. 638,000 katao na ang nabibigyan trabaho ng mga BPO at 11 bilyong dolyar ang ipinasok nito sa ating ekonomiya noong taong 2011. Ang projection nga po ng industriya, pagdating ng 2016, kung saan ako po'y magpapaalam na sa inyo, $25 billion na ang may papasok nito at makakapag-empleyo ng 1.3 million na mga Pilipino. Hindi pa po kasama rito ang tinatayang aabot sa 3.2 million na mga taxi driver, barista, mga sari-sari store, karinderya, at marami pang ibang makikinabang sa mga indirect jobs na malilika dahil sa BPO industry.
Malaking bahagi din po. Malaking bahagi din po ng ating job generation strategy ang pagpapatayo ng sapat na infrastruktura. Sa mga nakapagbakaso na sa Boracay, nakita na naman ninyo ang bagong binyag nating terminal sa Katiklan. Nakalatag na rin po ang plano upang palawakin ang runway nito. Magkakaroon pa po yan na mga kapatid. Bago matapos ang aking termino, nakatayo na ang New Bohol Airport sa Panglao, New Legazpi Airport sa Daraga. At Lagindingan Airport sa Misamis Oriental. I-upgrade na rin po natin ang ating international airport sa Mactan, Puerto Princesa at Tacloban. Dagdag pa po dyan. Dagdag pa po dyan ang pagpapaganda ng mga airport sa Butuan, Cotabato, Dipolog, Pagadian, Tawi-Tawi, Southern Leyte at San Vicente sa Palawan. Kami po sa Tarlac ay maghihintay na lang. Pang-apat na pangulo na po akong sasalo sa problema ng NAIA 3. Hindi lang po eroplano ang nag-takeoff at nag-landing dito. Maging mga problema at anomalyan, lumapag din. Nagbitiw na po ng salita si Secretary Mar Rojas. Bago tayo magkita sa susunod ng SONA, may sasaayos na ang mga structural defects na minana natin sa NAIA 3. Itong Hunyo po, nagsimula na rin umusad ang proseso para sa LRT Line 1 Cavite Extension Project na magpapaluwag sa traffic ng Las Piñas, Parañaque at Cavite. Dagdag pa dyan, para lalong mapaluwag ang traffic sa Kamaynilaan, at mapabilis ang pagtawid mula North Luzon hanggang South Luzon Expressway, magkakaroon ng dalawang elevated NLEX-SLEX connector. Matatapos po ang mga ito sa 2015. Magiging 1 hour and 40 minutes na lang ang biyaheng Clark papuntang Calamba, oras na makumpleto ang mga ito. Bago po tayo bumaba sa pwesto, nakatayo na rin ang mga dekalidad na terminal sa Taguig, Quezon City at Parañaque na paparadahan ng bus biyahing probinsya. Upang hindi na sila makisiksik pa sa EDSA. Nagbago na po ang takbo ng usapan tungkol sa ahensyang dati itinuturing na pugad ng kapalpakan. Naalala ko po dati, kapag tagulan at tumapaw ang Tarlac River, nalulunod ang MacArthur Highway. Tutunawin ito ang asfalto, magbabako-bako ang kalsada, hanggang sa tuluyan na nga itong mawala. Bilang kinatawan noon ng aking distrito, inireklamo ko po ito. Ang tugon ng DPWH, alam namin ang problema, alam namin ang solusyon, pero wala kaming pera. Kailangan ko pong makiusap sa aking mga barangay. At ang sabi ko po sa Carlay, kung hindi natin ito uunahin, walang gagawa nito. At tayo rin ang mapeperwiso. Dati, panay ang hoy gising sa gobyerno. Bakit wala daw kasing ginagawa? Ngayon ang reklamo, sobra naman traffic, ang dami kasing ginagawa. Paalala lang din po na isasaayos na natin ang mga kalsadang ito nang hindi nagtataas ng buwis. Bubuo tayo ng mga daanan, hindi ayon sa kickback o korsonada, pero ayon sa isang malinaw na sistema. Dahil hindi na bara-bara ang paglalagak natin ng pondo para sa mga proyekto, hindi na ito mapapako sa plano. Totoong kalsada na ang pakikinabangan ng Pilipino. Nang maupo po tayo sa pwesto,
7,239 kilometers sa ating national road network ang hindi pa naisasaayos. 1,569 kilometers na ito ang naipaayos natin sa ilalim ng pamamahala ni Secretary Babe Singson. Sa 2012, 2,275 kilometers pa ang may dadagdag na natapos na rin po. Pati po ang mga kalsada at kurbadang mapanganib, tinutukoy at inaayos na gamit ang pinakamabagong teknolohiya. Taon-taon po, nating bubunuin ito upang bago matapos ang aking termino, bawat pulgada ng ating National Road Network maayos na po. Siyempre, huwag lang po nyo dagdagan yung National Road Network. Hindi lang kalsada, kundi pati sistema, isinasaayos sa DPWH. Dahil sa pagsunod sa tamang proseso ng bidding at procurement, 10.6 billion pesos na ang natipid ng kanilang ahensya mula 2011 hanggang nitong Hunyo. Maging mga kontratista, batid ang positibong bunga ng reforma sa DPWH. Sabi nga po nila, ang top 40 na kontratista, fully booked na raw po. Sana po hindi maantala ang pagpapatayo natin ng iba pang infrastruktura para hindi rin mapurnada ang paglago ng ibang industriya. Kakibat ng pagpapaunlad ng infrastruktura ang paglago ng turismo. Isipin po ninyo, noong 2001, ang tourist arrival sa ating bansa, 1.8 million. Nang dumating po tayo, noong 2010, naglalaro ito sa 3.1 million. Mantakin po ninyo, sa inabahaba ng kanilang administrasyon, ang naidagdag nilang tourist arrivals, 1.3 million lamang, may ambag pa kaming kalahating taon dyan. Tayo naman po, Hunyo pa lang ng 2012, 2.1 million na turista na ang napalapag. Mas marami pang dadagsa sa peak season bago matapos ang taon. Kaya hindi ako nagdududang maabot natin ang quota na 4.6 million na turista para sa 2012. Ibig sabihin po, 1.5 million na turista ang ating maidadagdag. Sa mga tuwid, sa dalawang taon, mas malaki ang magiging paglago ng ating tourist arrivals kumpara sa naidagdag ng pinalitan natin sa loob ng siyam at kalahating taon. Hindi po tayo nagtataas ng mangko. Nagsasabi lang po tayo ng totoo. Pero hindi nakontento rito. Hindi po nakontento rito si Secretary Mon Jimenez. Sabi niya, kung sa Malaysia may bumisitang 24.7 million na turista noong 2011 at kung sa Thailand naman tinatayang 17 million, sa dinami-dami ng magagandang tanawin sa ating bansa, hindi naman siguro suntok sa buwan kung mangarap tayong pagdating ng 2016, 10 milyong turista na ang bibisita sa Pilipinas kada taon. Kung patuloy na magkakaisa ang sambayan ng Pilipino gaya ng ipinamalas nating hirangin ang Puerto Princesa Underground River bilang isa sa new seven wonders of nature, walang dudang makakamtan natin ito. Ang pahayag nga po natin sa daigdig, it's more fun in the Philippines. Kahit wala pang isang taon sa pwesto, si Secretary Mon Jimenez, nagagapas na natin ang positibong bunga ng ating mga naipunlang reforma. Masasabi nga po natin pagdating sa turismo, it's really fun to have Secretary Mon Jimenez as our secretary. Kung paglago po ang usapan, nasa tuktok ng listahan ang agrikultura. Kayod kalabaw po si Secretary Alcala upang makapag-atid ng mabubuting balita.
Binisita po niya ang lahat ng probinsya, hindi para makampanya sa sarili, pero para ikampanya ang programa ng Department of Agriculture. Dati, para bang ang pinapalago ng mga namumuno sa Department of Agriculture ay ang utang ng NFA. 12 billion pesos ang minana nilang utang. Ang ipinamana naman nila sa atin, 177 billion pesos. Di po ba't noon, pinaniwala tayo na 1.3 million metric tons ang kakulangan sa bigas. At para tugunan ito, di bababa sa 2 million metric tons ang kanilang inangkat noong 2010. Parang unlimited rice sila kung maka-order ng bigas. Pero dahil sobra-sobra, nabubulok lang naman ito sa mga bodega. Ang 1.3 million metric tons, unang taon pa lang napababa na natin sa 860,000 metric tons. Ngayong taon, ngayong taon, 500,000 na lang, kasama pa ang buffer sakaling abutin tayo ng bagyo. Huwag lang po tayong pagsungitan ng panahon. Hari nawa sa susunod na taon ay pwede na tayong mag-export ng bigas. Ang sabi po ni Secretary Alcala, ang susi dito, makatotohanan ang programa sa irigasyon at masigasig na implementasyon ng Certified Seeds Program. Ang masakit po, hindi bagong kaalaman ito. Hindi lang ipinapatupad. Kung dati pa sila nagtrabaho ng matino, nasaan na kaya tayo ngayon? Tingnan rin po natin ang industriya ng niyog. Ang coconut at ang cocoa water na dating tinatapon lang, ngayon napapakinabangan na ng magsasaka. Noong 2009, 483,862 liters ng cocoa water ang inuluwas natin. Umangat po ito ng 1,807,583 liters noong 2010. Huwag po kayong magugulat. Noong 2011, 16,756,498 liters. Pwede ko bang ulitin yun? 16,756,498 liters ng cocoa water ang in-export ng Pilipinas. Ang cocoa choir naman, kung dati walang pumapansin, ngayon may shortage na dahil pinapakayo na ng mga exporter. Hindi natin sasayangin ang pagkakataong ito. Bibili pa tayo ng mga bagong makinang magpoproseso ng bunot para makuha ang mga hiblang ginagawa sa cocoa choir. Sa susunod na taon, lalo nating mapapakinabangan ang industriya ng niyog. Naglaan na tayo ng 1.75 billion pesos upang mamuhunan at palaguin ito. Sinimulan po ng aking ina ang Comprehensive Agrarian Reform Program. Nararapat lamang na matapos ang programang ito sa panahon ng aking panunungkulan. Isinasaayos na po ang sistema upang mapabilis ang pagpapatupad ng reformang agraryo. Ginagawa ng pamahalaan ng lahat ng hakbang upang maipamahagi sa ating magsasaka ang mga lupaing dinilegan at pinagyaman ng kanilang pawis. Subalit, mayroon pa rin pong ayaw paawat sa pagtatanim ng mga balakid. Ang tugon ko sa kanila, susunod tayo sa batas, ang atas ng taong bayan at ang atas ko. Bago ako bumaba sa pwesto, naipamigay na dapat ang lahat ng lupaing sakop ng CARP. Liwanagin namin naman po natin ang nangyayari sa sektor ng enerhiya. Mantakin po ninyo. Dati po, umabot lang ang kawad ng kuryente sa barangay hall, energized na raw ang buong barangay. Kaya ganun na lang kung ipagmalaki nilang 99.98% na raw ng mga barangay sa bansa ang may kuryente. Pati ba naman, sa serbisyong dapat ay matagal nang napapakinabangan ng Pilipino, nagkakagulangan pa. Kaya nga po, para subukan ang kakayahan,
ng DOE at NEA. Naglaan tayo ng 1.3 billion pesos para pailawan ang unang target na 1,300 sityos sa presyong 1 milyong piso bawat isa. Nang matapos sila, ang napailawan sa inilaan nating pondo, 1,520 sityos at gumastos lamang sila ng 814 million pesos. Nagawa nila ito sa loob lamang ng 3 buwan. At mas marami pa ang gagawin sa taon nito hanggang maubos yung 36,000 na sityong walang kuryente. Kay Secretary Rene Almendras, believe talaga ako sa iyo. Parang hindi ka naubusan ng enerhiya sa paghahatid serbisyo. Hindi ka lang ever ready, nagmisto lang energizer bunny ka pa. You keep on going and going and going. Nangingibabaw na nga po ang liwanag sa ating bayan. Liwanag ng nagsisiwalat sa kriming nagaganap sa madidilim na sulok ng lipunan. Ang pinagsisikapang kitain ng Pilipino, hindi na magaganso. Patuloy po ang pagbaba ng crime volume sa buong bansa. Ang mahigit 500,000 krimen na naitala noong 2009, mahigit kalahati po ang nabawas. 246,958 na lamang yan nitong 2011. Dagdag pa rito, ang dating 2,200 kaso ng carnapping noong 2010, lampas kalahati rin ang binaba. 966 na lang po yan pagdating ng 2011. Ito nga po sana ang dalhin ng ating mga headline. Hindi po natin sinasabing wala ng krimeng nagaganap. Pero palagay ko naman po, wala dapat magalit na nangalahati na ito. Si Raymond Dominguez na matagal nang labas-masok sa kulungan, hindi ba't sa loob lamang na mahigit 1 taon na sentensyan at naipakulong na? Ang 2 pa niyang kapatid ay sinampahan na rin natin ng kaso at kasalukuin na rin nakabilanggo. May 2 suspect sa bus bombing sa Makati noong nakaraang taon. Ang isa po ay pumanaw na, yung isa umihimas na ng rehas. Kakausan niya ang mahigit 10,000 sangkot sa illegal na droga na inaresto ng PDEA nitong 2011. Alam po natin hindi araw-araw ang laban ni Pacman. At hindi pwedeng iasa dito ang pagbaba ng krimen. Kaya nga po pinalalakas natin ang pwersa ng kapulisan. Di po ba, nang dumating tayo, 45% ng ating kapulisan ang walang baril at tumaasa, baka sa anting-anting, habang tumutugis na masasamang loob. Meron pong nanalo na sa bidding. Tinitiyak na lamang nating dekalidad ang kanilang mga produkto. Pagkatapos ng proseso, at itong taon po natin inaasahan to, maipagkakaloob na ang 74,600 na baril na magagamit nila upang ipagtanggol at alagaan ang bayan, lipunan at sarili. Dumako naman po tayo sa usapin ng pambansang tanggulan. May mga nagsabi na po ng ating Air Force, all air at no force. Imbis na alagaan ng Estado, para bang sinasadyang ilagay sa alanganin ang ating mga sundalo. Hindi po tayo makakapayag na manatiling ganito. Makalipas nga lang po ang 1 taon at 7 buwan, nakapaglaan na tayo ng mahigit 28 bilyong piso para sa AFP Modernization Program. Abutan na nito ang 33 bilyong pisong pondo na ipinagkaloob sa nasabing programa sa nakalipas na 15 taon. Buwibuelo pa lang po tayo sa lagay na yan. Kapag naipasa na ang panukala nating AFP Modernization Bill sa Kongreso, makakapaglaan tayo ng 75 bilyong piso para sa susunod na 5 taon. Kasado na rin po ang 30 milyong dolyar na pondong kaloob ng Estados Unidos para sa Defense Capability Upgrade and Sustainment of Equipment Program ng AFP. Bukod pa po ito,
sa tulong nila upang pausayin pa ang pagbanman sa ating mga baybayin sa ilalim ng itatayong Coast Watch Center ng Pilipinas. Nagkakanvas na rin po ang sandatang lakas na makagamitan tulad ng mga kanyon, armored personnel carrier at frigates. Hindi magtatagal, dadaong na ang karelyebo ng BRP Gregorio del Pilar sa ating Pampang. Sa Enero, aangkla na po sa Pilipinas ang BRP Ramon Alcaraz, ang pangalawa nating Hamilton-class cutter. Di na po bangkang papel ang ating ipapalaod. Ngayon, mga high-tech... Ngayon po, mga high-tech at dekalidad na barko na ang tatanod sa 36,000 kilometers nating coastline. Mainam na rin po siguro kung maglilinis-linis na ng mga hangar ang ating sandatahang lakas. Dahil darating na ang makagamitang lalong magpapatikas sa ating tanggulan. Sa wakas, may katuwang na po ang kaisa-isa nating C-130 na 36 na taon nang rumoronda sa himpapawid. Dalawa pang C-130 ang magiging operational muli sa taong ito. Bago matapos ang taong ito, inaasahan nating may deliver na ang binili nating 21 refurbished UH-1H helicopter, 4 na combat utility helicopters, mga radio at iba pang communication equipment, rifles, mortars, mobile diagnostic laboratories, kasama na ang bullet station assembly para sa arsenal. Pagdating naman po ng 2013, lalapag na ang 10 attack helicopters, 2 naval helicopters, 2 light lift aircraft, 1 frigate at mga force protection equipment. At hindi lang po natin sa armas. Hindi lang po natin sa armas, ipinaparamdam ang pagkalinga sa ating pulis at kasundaluhan. Nabawasan na rin po ang mga pasanin nila sa pamumuhay dahil sa mahigit 22,000 bahay ang naipatayo na sa ilalim ng AFP-PNP housing program. Hindi po ito tungkol sa pakikipaggirian o pakikipagmatigasan. Hindi ito tungkol sa pagsisiga-sigaan. Tungkol ito sa pagkamit ng kapayapaan. Tungkol ito sa kakayahan nating ipagtanggol ang ating sarili, isang bagay na kaitagal na nating inisip na imposible. Tungkol po ito sa buhay na isang sundalong araw-araw sumasabak sa peligro. Tungkol ito sa pamilya niyang nag-aabang na makabalik siyang ligtas, anuman ang kanyang makaharap. Hayaan natin ang ilan sa mga benepisyaryo mismo ang magsabi sa pagbabago ng buhay po nila. Ang una, nagpapasalamat ako sa Pong May Kapal. Binigyan kami ng ganitong pagkakataon at binigyan ng blessing na ganito. Pangalawa, yung pagkakaroon natin ng mabait na Pangulo. Itong proyekto na ito ay hindi niya kami pinababayaan, mga kapulisan at sundalo ng sandatahan ng ating Pilipinas. Kinakaya namin, ma'am, pero ginagawa ko talaga ng para na makapasok sila. Ay, yun lang talaga, ma'am, ang mission ko sa buhay, nung magpaaral sila, may bigay ko yung tamang edukasyon na hindi maging musmusin yung anak ko, hindi kaawa-awa ng mga tao kasi may magulang na dapat magtaguyod. At nagpapasalamat ako sa pantawid, ma'am, dahil may natutunan ako dito malaki. Aking tulong na isa kami, ang alam ko kauna-unahan na nakinabang at makikinabang pa sa package na to, ng Category D package ng PhilHealth. So nagpapasalamat kami na sobra. At hindi man maganda na nagkaroon ng sakit yung anak ko, pero merong sa aming, merong PhilHealth na tutulong at handang tumulong sa mga gastusin namin. Nung araw na nung nasama ako sa isang awkward mutiny, yung pinaglalaban namin, ito na po yung inintay namin para sa pagbabago, at ito na po ang pagkakataon natin para magkaroon tayo ng sariling bahay. Lalong-lalo na sa programa ng ating presidente na si Benigno Aquino III.
Ngayon ang inaaruga na sila ng taong bayan, lalo namang ginagana ng ating kasunduluhan na makamtan ang kapayapaan. Tagumpay pong maituturing ang 203 rebeldeng sumuko at nagbabalik loob na sa lipunan. At ang 1,772 na bandidong nawakasan na ang karahasan. Halimbawa po, ang kilabot na teroristang si Dr. Abu na hindi na makakapaghasik ng kanyang lagim. Nagpupugay rin po tayo sa panunumbalik sa katahimikan sa mga lugar na matagal nang binigyan ng putukan. Ang resulta nga po ng bayanihan, 365 na barangay ang naagaw sa kamay ng kaaway, 270 na gusalit paralan ang naipaayos, at 74 health centers ang naipagawa. Kung kapayapaan na lang din po ang usapan, dumako naman tayo sa lugar na matagal naging mukha ng mga mitiing di makamtan-kamtan. Bago po magsimula ang mga reforma natin sa ARM, alam naman po nyo, may mga ghost students doon na naglalakad sa isang ghost road tungo sa isang ghost school para magpaturo sa isang ghost teacher. Ang mga aparisumpong gumulantang kay OIC Governor Mujib Ataman, 4 na eskwelahan na natagpo ang may ghost students. Iniimbestiga na rin ang mga teacher na hindi lumilitaw ang pangalan sa talaan ng Professional Regulation Commission, gayon din ang mga tauhan ng gobyernong hindi nakalista sa plantilla. 55 ghost entry ang tinanggal sa payroll, ang dating paulit-ulit na pagsasaboy ng graba sa kalsada para lang pagkakitaan ng pera, bawal na. Wala nang cash advance sa mga ahensya para maiwasan ang pagsasamantala. Ang mga multo sa voters list, mapapatahimik na ang kaluluwa. Kaya nga po, kay OIC Governor Mujib Ataman, ang masasabi natin, talaga namang isa ka ng certified ghostbuster. Ang pumalit po at pinapalit niya, pabahay, tulay at learning center para sa mga badyaw sa Basilan, mga community-based hatchery, lambat, materialis para maglinang ng seaweeds at punlang napakinabangan ng 2,588 na mga isda. Certified seeds, punla ng gabi, kasaba, goma at mga punong namumunga para sa 145,121 na magsasaka. Simula pa lang po yan, nakalaan na ang 183 million pesos para sa mga municipal fishing port projects sa ARM, 310.4 million pesos para sa mga estasyon ng bumbero, 515 million pesos para sa malinis na inuming tubig, 551.9 million pesos para sa mga kagamitan pangkalusugan, 691.9 million pesos para sa daycare centers, at 2.85 billion pesos para sa mga kalsada at tulay na babagtas sa riyon. Ilan lang po yan sa patutunguhan ng kabuuang 8.59 billion pesos na ipinagkaloob ng pambansang gobyerno para isakatuparan ang mga reforma sa ARM. Lilinawin ko rin po. Hindi pa kasama rito ang taunang suportang natatanggap nila na ngayong 2012 ay umabot sa 11.7 billion pesos. Miski po ang mga dating gustong tumiwalag, nakikita na ang epekto ng reforma. Kinikilala natin bilang pahiwatig ng kanilang tiwala ang nakaraang 7 buwan kung kailan walang nangyaring sagupaan sa pagitan ng militar at ng MILF. Sa peace process naman po, hayag at lantaran ang usapan, nagpapamalas ang magkabilang panig ng tiwala sa isa't isa. Maaring minsan, magiging masalimutang proseso, signos lang po ito nang malapit na nating makamit ang nag-iisang nating mitiin, kapayapaan. Mapayapang pag-uusap rin po ang prinsipyo isinulong natin upang mabuo ang ating executive order ukol sa pagmimina. Ang kaisipan sa likod ng nabuong konsensus, mapakinabangan ang ating likas na yaman upang iangat ang buhay ng Pilipino. Hindi lamang ngayon, kundi pati na rin sa susunod na salinlahi. Hindi natin pipitasin ang ginintoang bunga ng industriyang ito kung ang magiging kabayaran ay ang pagkasira ng kalikasan.
Ngunit unang hakbang lamang ito, isipin po ninyo, noong 2010, 145 billion pesos ang kabuang halaga na nakuha mula sa pagmimina. Subalit 13.4 billion pesos lamang o 7% ang napunta sa kaban ng bayan. Ang likas na yaman, pag-aari ninyo. Hindi tayo papayag na balato lang ang mapupunta sa Pilipino. Umaasa po tayo sa pakikisa ng Kongreso upang makapagpasa ng batas na sisigurong napapangalagaan ang kalikasan at matitiyak na makatarungan ang magiging pakinabang ng publiko at pribadong sektor sa mga biyayang makukuha natin mula sa industriyang ito. Pag-usapan po natin ang sitwasyon sa disaster risk reduction and management. Dati ang gobyernong dapat tumutulong, nangihingi rin ng tulong. Ngayon nasa Pasipiko pa lang ang bagyo, alam na kung saan ididestino ang ayuda at may malinaw ng plano upang maiwasan ang peligro. Tuwing pag-uusapan nga po ang sakuna, lagi kong naalala ang nangyari po sa amin sa Tarlac nung minsan bumagyo. Sa lakas ng ulan, bumigay ang sandike. Nang nagising ang ating pong barangay captain, tinangay na ng baha ang kanyang bahay at mga kagamitang pansaka. Buti nga po't nailigtas ang buong mag-anak. Malas lang po ng kalabaw nilang naiwang nakatali sa puno na bigti ito sa lakas ng ragasa. Walang kalaban-laban din po ang marami sa tinamaan ng bagyong Ondoy, Pepeng at Sendong. Napakarami pong nasawi sa paggupit ng mga dilubyong ito. Sa ilalim ng bagong lunsad na Project NOAA, isinakay natin sa isang bangka ang mga inisiyatiba kontra sa sakuna. At hindi na rin po idinadaan sa tsamba ang paglilikas sa mga pamilya. Gamit ang teknolohiya, nabibigyan na ng wastong babala ang Pilipinong upang makapaganda at makaiwas sa disgrasya. Real-time at direkta na ang pakinabang ng 86 na automated rain gauges at 28 water level monitoring sensors natin sa iba't ibang rehiyon. Bago matapos ang 2013, ang target natin, 6 automated rain gauges at 42 water level sensors. Ipapakabit po natin ang mga ito sa 18 pangunahing river basins sa buong bansa. Isa pa pong pagbabago. Dati ang mga ahensya, kanya-kanyang habulan ng numero, kanya-kanyang agenda, kanya-kanyang pasikatan. Ngayon ang kultura sa gobyerno, bayan na yan, para sa kapakanan ng taong bayan. Convergence po ang tawag natin dito. Dati pa naman po, naglipa na ang mga programa sa tree planting. Pero matapos magtanim, pababayaan na lang ang mga ito. Kapag nakita ng mga komunidad na naghahanap din ng kabuhayan, puputulin ang mga ito para gawing uling. May solusyon na po rito. Mayroon na pong 128,558 hectares na kagubatang naitanim sa buong bansa. Bahagi lang po yan, nakabuang 1.5 million na hektaryang matatamnan bago tayo buwaba sa pwesto. Nakapalo po rito ang mga komunidad na nasa ilalim ng National Convergence Initiative. Ang proseso, pagkatanim ng puno, makikipag-ugnayan ng DSWD sa mga komunidad. Kapalit na conditional cash transfer, aalagaan ang mga puno. Mayroon ding mga magpapalago ng bagong punla sa nursery. 335,078 na po ang mga Pilipinong nakakakuha ng kabuhayan mula dito. Sa isang nga pong programa, nakiambag din ang pribadong sektor na nagbibigay ng special na binhi ng kape at kakao sa komunidad. At tinuturuan silang alagaan at siguruhing mataas ang ani. Itinatanim ang kape sa ilalim ng mga puno na habang nakatayo ay masisigurong hihigop ng baha at tutulong makaiwas tayo sa pinsala. Ang kumpanyang nagbigay ng bini, sure buyer na rin ng ani. Panalo po ang mga komunidad na may dagdag kita, panalo ang pribadong sektor, panalo pa ang susunod na salinlaing makikinabang sa matatayog na puno. Matagal na po ang problema ng illegal logging. Mula nga po nang lumapag ang EO 23, nakasabat na si Mayor Jun Amante
ng mahigit 6 milyong pisong halaga ng troso. Nagpapasalamat tayo sa kanya. Sa butuan pa lang ito, paano pa kung magpapakita ng ganitong political will ang lahat ng mga LGU? Ang mga trosong nakukumpiska ng DNR lalapag sa mga komunidad na naturuan na ng testa ng pagkakarpintero. Ang resulta, upuan para sa mga pampublikong paralan na hawak naman ng DepEd. Sipin po ninyo, ang dating pinagmumulan ng pinsala ngayon tulay na para sa mas mabuting kinabukasan. Dati, imposible nga ito. Imposible kung nagbubulag-bulagan ang pamahalaan sa ilegal na gawain. Kaya, kayong mga walang konsensya, kayong mga paulit-ulit isinusugal ang buhay ng kapwa Pilipino, maghanda na kayo. Tapos na ang maliligayang araw po ninyo. Sinampulan na natin ang 34 na kawani ng DNR, isang PNP Provincial Director at 7 Chiefs of Police. Pinapaliwanag na rin po natin ang isang Regional Director ng PNP na nagbingi-bingihan sa aking utos at tagbulag-bulagan sa mga dambuhalang trosong dumaan sa kanilang tanawin. Kung hindi kayo umayos, isusunod namin kayo. Magkublibang kayo sa ilalim ng inyong mga padrino, aabutan namin kayo, isasama na rin namin ang mga padrino nyo. Kaya bago pa magkasalubong ang ating landas, ako po yung muli makikiusap, mas maganda sigurong tumino na kayo. Mula sa sinapupunan sa pag-aaral at pagtatrabaho, may pagbabago ng aharap sa Pilipino. At sakaling piliin niya magserbisyo sa gobyerno, tuloy pa rin ang pag-aaruga ng Estado hanggang sa kanyang pagre-retiro. Tatanawin ng pamahalaan ang kanyang abag bilang lingkod bayan at hindi ipagdadamot sa kanya ang pensyong siya rin naman ang nagpuhunan. Isipin po ninyo, at ako po'y nagulat dito, may mga pensyonado tayong tumatanggap ng 500 piso lamang kada buwan. Paano kaya niya ito pagkakasin sa tubig, kurente at pagkain araw-araw? Ang ating pong tugon, pagsapit ng bagong taon, hindi na bababa sa 5,000 piso ang matatanggap ng buwanang pensyon ng ating old age and disability pensioners. Masaya tayong matutugunan natin ang pangangailangan nila ngayon nang hindi isinusugal ang kapakanan ng mga pensyonado bukas. Iba na po talaga ang mukha ng gobyerno. Sumasabay na po sa pribadong sektor ang ating pasahod para sa entry level. Pero kapag sabay kayong na-promote ng kaklase mong piniling magpribado, nagkakaiwanan na. Mahahabol din po natin yan. Pero sa ngayon po, ang good news natin sa mga nagtatrabaho sa pamahalaan, performance-based incentives. Dati, miski palpak ang palakad ng isang ahensya, very satisfactory pa rin ang pinakamababang rating ng empleyado. Dahil sa pakikisama, nahihirapan ng bisor na bigyan ng makatarungan rating ang mga tauhan niya. Nakakawawa tuloy ang mga mahusay magtrabaho. Nawawalan sila ng dahilan para galingan dahil parehas lang naman ang insentibo ng mga tamad at porsigido. Ito po ang isa lamang sa mahakbang natin upang tugunan ito. Simula ngayon taon, magpapatupad tayo ng sistema kung saan ang bonus ay nakabase sa pagtupad ng mga ahensya sa kanilang mga target para sa taon. Nasa kamay na ng empleyado ang susi sa kanyang pag-angat. Ang insentibo, maaaring umabot ng 35,000 piso depende sa pagpapakitang gilas mo sa iyong trabaho. Dagdag pa ito sa across the board na Christmas bonus na matatanggap mo. Ginagawa natin ito hindi lamang para itaas ang kumpiyansa at ipakita ang pagtitiwala natin sa ating mga lingkod bayan. Higit sa lahat, para ito sa Pilipinong umaasa sa tapat at mahusay na serbisyo mula sa lingkod bayan. At umaasang sila at sila lamang ang itinuturing na boss ng kanilang pamahalaan.
Alam po nyo, sa simula pa lang, mayroon ng mga kumukwestiyon sa sinasabi nating kung walang kurap, walang mahirap. Hanggang ngayon, mayroon pa rin pong mangilan-gilan nagtatanong, nakakain ba ang mabuting pamamahala? Ang simpleng sagot, siyempre. Sipin po natin ang ating pinanggalingan. Dati, parang Wild West ang pamumuhunan sa Pilipinas. May peligro na nga ang negosyo. Sinagad pa ang risko dahil sa ditiyak at nakalihim na patakaran. Kakamayan ka, gamit ang kanan. Kukutongan ka, naman nagamit ang kaliwa. Ngayon, dahil patas ng laban at may hayag at di pagbabago-bagong mga patakaran, patuloy ang pagtaas ng kumpiyansa sa ating ekonomiya, patuloy ang pagpasok ng puhunan, patuloy ang pagdami ng trabaho, patuloy ang positibong siklo ng pagkonsumo, paglago ng negosyo at pagdami ng mamamayang nai-empleyo. Dahil maayos ang paggugol ng gobyerno, walang taga sa sistema. Dahil maayos ang pangkolekta ng buwis, lumalago ang kabanambayan. Bawat pisong nakokolekta, tsak ang pupuntahan. Piso itong diretso sa kalsada, piso para sa bakuna, piso para sa classroom at upuan, piso para sa ating kinabukasan. Dahil maayos ang paggawa ng tulay, kalsada at gusali, itinatayo ang mga ito kung saan kailangan. Maayos ang daanan, mas mabilis ang takbo ng produkto, serbisyo at mamamayan. Dahil maayos ang pamamahala sa agrikultura, tumataas ang produksyon ng pagkain at hindi puwapalo ang presyo nito. Stable ang pasahod at mas malakas ang pambansang ekonomiya. Tunay nga po, ang matatag at malakas na ekonomiyang pinanday ng mabuting pamamahala ang pinakamabisang kalasag laban sa mga hamon na kinakaharap ng daigdig. 2 taon po nating binaklas ang mga balakid sa pag-unlad. At ngayon, tayo na lang mismo ang makakapigil sa ating sariling pag-angat. Ginawa po natin ang lahat ng ito habang binubuno rin sa bawat bansa sa iba't ibang sulok ng daigdig ang kanilang problema at pagsubok. Hindi po tayo nag-iisa sa mundo. Kaya't habang tinutugunan natin ang sarili natin mga suliranin, ang kuplamang nabantayan din ang ilang pangyayaring maaaring maka-apekto sa atin. Naging maugong ang mga kaganapan sa Baho de Masinloc. May mga mangingisdang Chinong pumasok sa ating teritoryo. Nasabat ng mga barko natin, iisa nga lang po ang sumabat sa kanila. At nasabat sa kanilang mga barko ang endangered species. Bilang pinuno, kailangan kong ipatupad ang batas na umiral sa ating bansa. Sa pagsulong nito, nagbungguan ang 9-line theory ng mga Chino na umaangkin sa halos buong West Philippine Sea at ang karapatan natin at ang marami pang ibang bansa kasama na ang China na pinagtibay naman ng United Nations Convention on the Laws of the Sea. Iba yung hinahon ang pinamalas natin. Ang barko ng hukbong dagat bilang tanda ng ating malinis na hangarin ay agad nating pinalitan ng barkong sibilyan. Hindi tayo nakipagsagutan sa mga banat ng kanilang media sa atin. Hindi naman po siguro kalabisan na hilingin sa kabilang panig na galangin ang ating karapatan gaya ng paggalang sa kanilang mga karapatan. Bilang kapwa bansang nasa isang mundong kailangan pagsaluhan. Mayroon po tayong mga meron na nagsasabing, hayaan na lang ang Baho de Masinloc, umiwas na lang tayo. Pero kung may pumasok sa iyong bakuran at sinabi sa kanya na ang kanyang kinatatayuan ay sa kanya na, papayag ba kayo? Di naman po yata tamang ipimigay na lang natin sa iba ang sadyang atin talaga. Kaya nga po, hinihiling ko sa sambayanan ang pakikisa sa isyong ito. Iisa lang po dapat ang kumpas natin. Tulungan ninyo akong iparinig sa kabilang panig ang katwiran ng ating mga paninindigan. Hindi po simple ang sitwasyon at hindi magiging simple ang solusyon. Magtiwala po kayo. Kumukonsulta tayo sa mga eksperto at sa lahat ng pinuno ng ating bansa, pati na sa mga kalyado natin. Gayun din sa mga nasa kabilang panig ng usaping ito, upang makahanap ng solusyon na katanggap-tanggap sa lahat.
Sa bawat takbang sa tuwing dadaan, nagpumula tayo ng pagbabago. Ngunit may mangilang-ilang pa rin pilit na bubunot nito. Habang nagtatalumpati ako ngayon, may mga nagbubulong-bulungan sa isang silid at hinihimay ang aking mga sinasabi. Naghahanap ng butas na ipambabatikos bukas. Sasabihin nila, salita lang ito at hindi totoo ang tuwid na landas. Sila rin po ang magsasabing, haya na, magkaisa na, forgive and forget na lang para makausad na tayo. Hindi ko po matatanggap ito. Forgive and forget na lang ang 10 taon na nawala sa atin. Forgive and forget na lang para sa magsasakang nabound sa utang dahil sa kakaangkat natin ng bigas. Kayong pwede naman palang pagyamanin ang ating sariling lupa. Forgive and forget na lang ba para sa pamilya ng isang pulis na namatay walang kalaban-laban dahil batuta lang ang hawak niya habang hinahabol ang armadong masasamang loob. Forgive and forget na lang ba para sa mga naulila ng 57 biktima ng massacre sa Maguindanao. May babalik pa sila ng forgive and forget. Forgive and forget ang lahat ng atraso ng mga naglubog sa atin sa bulok na estado. Forgive and forget para maibalik ang lumang status ko, ang tugon ko. Ang magpatawad, mare. Ang makalimot, hindi. Kung ang nakasala... Kung ang nagkasala ay hindi mananagot, gagarantihan mo ang pagpapahirap muli sa sambayanan. Ang tunay na pagkakaisa at pagkakasunduan ay magmumula lamang sa tunay at ganap na katarungan. Katarungan ang tawag sa plunder case na isinampa laban sa dating Pangulo. Katarungan na bigyan siya ng pagkakataong harapin ng mga akusasyon at ipagtanggol ang kanyang sarili. Katarungan ang nasaksihan natin noong 29 ng Mayo. Noong araw na yon, pinatunayan natin posibleng mangibabaw ang katarungan kahit na ang kabangga mo ay may mataas na katungkulan. Noong araw na yon, may isang Delsa Flores sa Panabo, Davao del Norte na nagsabing posible palang iisang batas lang ang kailangan sundin ng court interpreter na tulad ko at ng punong maestrado. Posible palang maging patas ang timbangan, maaaring isakdal at panagutin miski ang mayaman at makapangyarihan. Kaya po, sa susunod na magiging punong maestrado, malaki ang inaasahan sa inyo ng sambayanan. Napatunayan na po natin posible ang imposible. Ang trabaho natin ngayon siguruhing magpapatuloy ang pagbabago tungo sa tunay na katarungan. Matapos man ang ating termino. Marami pong sira sa sistema ang kailangan niyong kumpunuhin. At alam kong hindi magiging madali ito. Alam ko po kung gaano kabigat ang pasanin ng isang malinaw na mandato. Ngunit ito ang atas sa atin ng taong bayan. Ito ang tungkuling ating sinumpahan. Ito ang kailangan nating gampanan. Simple lang ang hanggan natin. Kung inosente ka, buong loob kang haharap sa korte dahil kampante kang mapapawalang sala ka. Kung ikaw ang salarin, ano man ang apelyido mo o gaano man karami ang titulong nakakabit sa iyong pangalan, may katiyakan din na pananagutan mo ang ginawa mong kasalanan. Salamat din po kay Ombudsman Conchita Carpio Morales. Sa pagtanggap ng hamon na maging tunay na tanod bayan. Kung tutusin, pwede na niyang tanggihan ang responsibilidad at sabihin, retirado na ako, pwede bang yung iba na lang? Subalit nang ibabaw ang kanyang malasakit sa bayan. Sa kabila nito, may nagregalo pa rin sa kanya ng granada sa bahay. Ma'am, may mga darating pa pong pagsubok.
makapupaglaon, magaya na kayo sa akin na tinatawag. Sabay-sabay pa tinatawag. Naganid na kapitalistang, kakuntsaba o komunista din patungong diktador dahil sa mga sigasig na reformang ipinapatupad natin. Bilib po ako sa inyong pagpapakitang gilas at maraming salamat sa pagiging instrumento ng katarungan, lalo na nung kasagsagan ng impeachment trial. Salamat din po sa dalawang institusyong buo-buo ng Kongreso, sa Senado at Kamara de Representante, na tinimbang ng taong bayan at nakitang sapat na sapat. Sa lahat po ng tumulong sa pagpapagana ng mga prosesong pangkatarungan, dumaan kayo sa matinding pagsubok, batikos at agam-agam. Kasama pa ang kaba na kung natalo kayo, kayo ang unang pupuntirin ng kalaban. Pero di kayo natinag. Umasa sa inyo ang Pilipino at pinatunayan ninyong tama ang pag-asa sa inyo. Hindi niyo binugo ang sambayanan. Pinaliwanag ninyo lalo ang ating kinabukasan. Paalala lang po, hindi natatapos ang laban sa isang tiwaling opisyal na natanggal sa pwesto, sa isang manumalyang kontratang napigil ipatupad, o sa isang opisinang naituwid ang pamamalakad. Kaya naman, nananawagan po tayo sa Kongreso na ipasa ang panukala nating isa pang pag-amyenda sa Anti-Money Laundering Act upang mas mapaigting pa natin ang pagpapanagot sa mga tiwali. Itong tinatamasa natin ngayon, ang bawat nailawan at iilawan pang sityo, ang bawat daan, tulay, paliparan, tren at daungan, ang bawat kontratang walang bukol, ang kaligtasan at kapayapaan mula lungsod hanggang nayon, ang pagbalik ng piring sa sistemang pangkaturungan, ang bawat classroom, upuan at aklat na napasakamay ng kabataan, ang bawat Pilipinong nahandugan ng bagong kinabukasan, ang lahat ng ito, naabot natin sa loob lamang ng 2 taon. Pagtabihin po natin ang 2 taon na ito at ang nakaraang siyam at kalahating taon na ating pinagdusahan. Di po ba't sumusulong na ang agenda ng pagbabago? Ang kapareho namin ng atikain, malamang, kasama namin sa agendang ito. At kung kontra ka sa amin, siguro kontra ka rin sa ginagawa namin. Kung kumukontra sila sa agenda ng pagbabago, masasabi ba niyang sila'y nasa panig ninyo? Paparating na naman po ang halalan. Kayo po ang aming mga boss, ang tagi naming susundan. Ang tanong ko sa inyo, boss, saan tayo tataa? Tuloy ba ang biyahe natin sa tuwid na landas o magmamaneobra tayo sa tayo patras? Pabalik sa daan na baluktot at walang patutunguhan. Naalala ko pa po, noong nagsimula tayo, mulat na mulat ako sa bigat ng pasaning sasalubong sa atin. Kabilang ako sa mga nag-isip, kaya pa bang ituwid ang ganitong kabaluktot na sistema? Ito po ang aking natutunan sa 25 buwan ng pagkapinuno. Wala pong imposible. Walang imposible. Walang imposible dahil kung nakikita ng taong bayan na sila ang tanging boss ng kanilang pamahalaan, bubuhatin kanila. Gagabayan kanila, sila mismo ang mamumuno tungo sa makabuluhang pagbabago. Hindi imposible na ang Pilipinas ang maging kauna-unahang bansa sa Timog Silangang Asya na magbibigay at nagbibigay ng libreng bakuna laban sa rotavirus. Hindi imposible para sa Pilipinas na tumindig at sabihin ang Pilipinas ay sa Pilipino at handa kami ipagtanggol ito. Hindi imposible na ang Pilipino kay tagal nang yumuyuko tuwing may nakakasulubong na dayuhan ang Pilipino ngayon, taas noong tinitingala ng buong mundo. Talaga naman po ang sarap maging Pilipino sa mga panahong ito. Noong pong nakaraang taon, hiniling ko sa taong bayan, magpasalamat sa mga nakikiambag sa positibong pagbabago sa lipunan. Hindi po biro ang mga pagsubok na dinaanan natin. Kaya angkop lamang na pasalamatan ang mga taong nakibalikat sa pagkukumpuni sa mga maling idinulot ng masamang pamamahala.
Sa lahat ng membro ng aking kabinete, maraming maraming salamat. Mapalad pong sambayanan at may mga tulad ninyong handang isuko ang pribado at mas tahimik na pamumuhay para maghatid ng serbisong publiko. Kahit pa batid ninyong ang kapalit ito ay mas maliit na sweldo, panganib at pambabatikos. Yeah, maraming salamat ulit. Huwag din po sana nilang masamain dahil personal ko silang pangangalanan. Kina Father Catalino Arevalo at Sister Agnes Guillen na dumidilig at nagpapalago sa aking buhay espiritual, lalo na sa mga panahong sukdulan ang pagsubok sa amin. Maraming maraming salamat din po. Ito po ang aking ikatlong sona. Tatlo na lamang din po ang natitira. Papasok na po tayo sa kalagitnaan ng ating liderato. Noong nakaraang taon, ang hamon ko sa inyo iwaksi ang kultura ng negativismo. Sa bawat pagkakataon, iangat ang kapwa Pilipino. Batid po sa tinatamasa natin ngayon, hindi kayo nabigo. Sa inyo nagmula ang pagbabago. Ang sabi ninyo, posible. Humaharap po ako sa inyo bilang mukha ng isang gobyernong kayo ang boss at kayo pa rin ang lakas. Inuulit ko lang kung lamang ang mga pagbabagong ginawa ninyong posible. Kaya nga po, sa lahat ng nurse, midwife o doktor na piniling magsilbi sa mga baryo, sa bawat bagong graduate na piniling magtrabaho sa gobyerno, sa bawat atletang Pilipinong bitbit ang watawad sa anumang panig ng mundo, sa bawat kawaniin ng pamahalaan na tapat na nagsiservisyo, kayo po ang gumawa ng pagbabago. Sa tuwing haharap ako sa isang ina na nagsasabing salamat at nabakunahan na ang aking sanggol, ang tugon ko, ikaw ang gumawa nito. Sa tuwing haharap ako sa isang bata na nagsasabing salamat sa papel at lapis, at sa pagkakataong makapag-aral, ang tugon ko, kasama ka sa gumawa nito. Sa tuwing haharap ako sa isang OFW at nagsabing salamat at pwede ko na muling pangaraping tumanda sa Pilipinas, ang tugon ko, ikaw ang gumawa nito. Sa tuwing haharap ako sa isang Pilipinong nagsasabing salamat, akala ko hindi na magkakakuryente sa aming sitio, akala ko hindi ko naaabuting buhay ang liwanag na ganito, ang tugon ko, ikaw ang gumawa nito. Sa bawat pagkakataon na haharap ako sa isang magsasaka, guro, piloto, inenyero, tsuper, ahente sa call center, karaniwang Pilipino, sa bawat Juan at Juanal de la Cruz na nagsasabing salamat sa pagbabago, ang tugon ko sa inyo, kayo ang gumawa nito. Inuulit ko. Inuulit ko po, posible ang dating imposible. Umaharap po ako sa inyo ngayon. At sinasabing, hindi ko sona ito. Kayo ang gumawa nito. Sona ito ng sambayanang Pilipino. Maraming maraming salamat po at magandang hapon po sa lahat. Senate, the joint session is adjourned. Narito ang mga balitang dapat aksyonan ngayong Lunes. Exclusive, caught in the act ang mga sutil at pasaway. Sa phone ng aming camera ang paglaklak at pagsusugal sa harap pa mismo ng barangay sa Maynila. Kapitan, anong masasabi mo dito? Isa pang exclusive, pinaayos na ang kanal sa Caloocan. Imbis na ginahawa sa baha, kalbaring inabot ang mga residente. Ang aming solusyon sa problema, abangan! Sa Bidyolante, ang dating madilim at mapanganib na kalsada para sa motorista, ngayon malinaw at maliwanag na.
isa na namang mission accomplished ng Petri. Ginang na halos hindi na makagalaw dahil sa kagat ng daga, sinakuluhan ng Rescue 5 Abangan. Dating kawatan na nagbago ngayon, tumutulong na sa mga kapatid nating dumagat. Sasaluduhan natin yan mamaya. Balitaan, serbisyo publiko, umpisa na! Tagayan at sukalan sa harap pa mismo ng isang barangay hall sa Maynilang aning na kunan. Ginoong Chairman, ano masasabi mo sa nagaganap na kababuyan? Diyan bang pwede may tawag dyan sa iyong tanggapan? Habang nag-iikot ang T3 sa barangay 236, Zone 22 sa Maynila, may nahagip ang aming kamera. Araw ng Sabado noon, pero tila may happening siya ang nagaganap sa harap ng barangay hall dito. May tumatagay sa harap ng barangay. At habang masayang nagiinuman ng ilang kalalakihan, happy din sila sa panunod ng karera ng kabayo. Nako naman, ginawang bar at bustahan ang harap ng kanilang barangay. Alam kaya ito ng kanilang kapitan. Kinuha namin ang parig ni Kapitan Ivan Trinidad tungkol sa usaping ito. Kasi kung naalaman kayo, naku, hindi sila mga alam naman nila pag nagalit ako. Ganun po ba, Kapitan? Bakit hindi nyo alam na may lasenggong taga-tagay, taga-bantay ng inyong barangay? Nasaan po matanod nyo? Siyempre, nasaktan para nabastos ako. Atay ko, napapasama sa kanila. Pag nakita ko pa sila, gugulpihin ko sa harapan nyo. At pag may nakita kayo, i-text nyo lang sa harapan nyo mismo, gugulpihin ko sila. Kinuha rin namin ang reaksyon ng ilang residente tungkol sa inumang ito sa harap ng barangay. Nakakainis yun kasi parang nababastos yung mga barangay official. Pero mo sa harap ng barangay hall, nung kayo inom. Siyempre, pangit din yan. Batay sa Manila City Ordinance 5555, maigpit na ipinagbabawal ang pag-inom sa lansangan o tabing kalsada man. Yun naman pala. Bakit nakakalusot ang mga tangkerong yon sa pamunuan ni Kapitan Trinidad? Para linawin ang usaping ito, kausapin natin si Kapitan Ivan Trinidad ng Barangay 236, Zone 22, Manila. Magandang hapon po, Chairman. Chairman? Good afternoon po, sir. Apo. Yes, sir. Chairman, maganda po yung narinig ko sa inyo kanina na sabi nyo kapag nakita nyo ulit, sabihin lang namin sa inyo at bubugbugin nyo. Tama o, nasabi nyo po yun. Di ba? Kasi pambabastos. Ngayon, Chairman... Apo, pulong po tawa, sir. Apo, huwag niyo pong bugbugin. Masyado kayong violente niyan. Ayoko ng violence, Chairman. Kasi yun, nakakainis, hindi nila ako ginalang. Kaya pag naulit pa yan... Kaya nga, Chairman, kasi ang babastos, ano? Hindi ka na ginalang, i-chairman ka, nagiinuman sa barangay mo mismo. Napakawalang yan naman, Chairman. Pero huwag niyo pong bugbugin. Ang gawin niyo naman po, Chairman, sibakin niyo na lang. Pwede kaya? Ay, hindi naman tanod eh. Ano po? Hindi po tanod yung tumatagay po. Kaya luto na crispy ulo yun. Opo, hindi nga po tanod, pero po yung mga duty na natanod, yung po masisipakin na... Naksinan ko yan, tatanggalin ko. Tatanggalin? Duty ng araw na yun. Opo, ilan po yung tatanggalin nyo, Chairman? Ako, sino po yung naka-duty ron? Mga ilan po sila? Siguro mga apat yun. Apat. So apat kasi po na... Kasi nakuilista na po sino yung naka-duty yung araw na yun. Sige po, so hindi na po maulit yung Chairman, ha? Ay, hindi na po. Nakakuho yan. Opo, pag naulit po, Chairman, papayaan ko na kayong bugbugin sila, Chairman. Oo. Bigyan pa kita yung kamao sa asero. Yung may asero, kamao yun ang bigay ko sa inyo. Chairman ha? Salamat po, Chairman. Thank you rin o. Magandang hapon po, Chairman, sir. Inireklamo sa T3 ang mabahong tubig na sanhiraw ng maling project dyan sa barangay 112 sa Caloocan. Nang imbestigan ng T3, etong ang naging resulta. Malinis na at wala na ring baha. Naabutan naming naglilimas ng tubig sa kanilang bahay si Sonia. Ganito raw ang eksena sa kanilang tahanan araw-araw. Napakahirap po kasi unang-una po yung amoy at saka masakit po yung mga braso namin at saka mga balakang po namin kasi dinadaspan po namin pinapasok sa balde. Tubig daw ito mula sa kanal na pumapasok sa loob ng kanilang bahay.
nag-ugat daw ang kanilang kalbaryo nang ipaayos ni Congresswoman Mitch Cahayon ng ikalawang distrito ng Caloocan ang kanal sa kanilang lugar. Pero ayon sa ilang residente, imbis na ginhawa, perwisyo ang kanilang napala dahil sa proyekto. Eh sa akin nila, kinapos-dapos nila sa budget kasi ang akala namin diretso. Kasi kung hanggang dyan lang, hindi talagang babaha kami dito. Dati hindi naman dito, pero ngayon hanggang dito na yung baha. Ayon kay Barangay Chairman Pacifico Corpus, taong 2010 pa raw nang matapos ang proyekto. Pero tuwing umuulan at napupuno ang kanal, pumapasok ito diretso sa mga kabayan. Sa gitna ng aming pag-imbestiga, dumating ang staff ng kongresista. Napasugod na rin ang kinatawan ng DPWH para tingnan ang ugat na problema. Nang aming inspeksyonin ang kanal, sa halip na diretsyong daloy ng tubig sa drainage system ng lungsod, pabalik ang agos nito patungo sa mga kabayan. Ayon kay Engineer John Macalay ng DPWH, dahil daw ito sa mga daluyan ng tubig na barado. Kaya isang solusyon ang aming napagkasunduan. Linisin ang baradong kanal. Kinabukasan, kasama ang mga residente, opisyalis ng barangay at DPWH, sama-sama naming nilinis ang sanhi ng pagbara. Bakas sa kanilang mukha ang kaligayahan sa agarang aksyon sa kanilang problema. Nagpapasalamat kami sa T3 na mabilis na aksyonan yung problema namin. Napasalamat po kami sa T3 at saka sa DPWH na ayos na po yung kanal para wala na pong paa sa loob ng bahay namin. Magbabalik pa po ang T3, dyan lamang po kayo. Pagmasdan ang kuwang ito mula sa surveillance camera. Iyon kasi pababa ang sarili. Manggagamot kuno, may kakaibang estilo raw ng panggagamot sa mga nakagat ng hayop. May hawak siyang blade, tatlong beses niya sinugatan. Hindi ko alam, baka mamaya may tetano yung ginamit siyang blade na yun. Abangan kung paano aaksyonan ng nag-iisang action man, Raffy Tulfo sa Wanted. Lunes sa News 5 Investigasyon ng Aksyon TV. Raffy Tulfo para sa News 5. San man, kailan man, kapatid. Erwin Tulfo para sa News 5. San man, kailan man, kapatid. Sa ating vigilante, nilapit nung nakarambuan sa T3 ang madilim na bahagi ng Marcos Highway sa Antipolo City. Takot nun ang mga residente, ang mga kawatan at aksidente sa lugar. Sa mga kawatan sila takot ha. Ngayon, mabubugaw na ang mga pusakal at ligtas na rin ang dahan dahil sa nagniningning na street lights. Marcos Highway, matakot kaming dumaan dito lalo kung gabi. Uso po yung hold-upan dito tsaka dyan po sa kabilang kalye, dukutan po. Doon sa kasahan dyan na matanda. Kaya nahirapan baka makasagi, makabangga. Noong June 25, ito ang inilabas na reklamo ng T3 sa madilim na bahaging ito ng Marcos Highway sa Antipolo City. Ang mga bagong kabit na streetlights, hindi pa napapakinabangan ng mga dumadaan sa highway. Agad naming dinala ang problema sa lokal na pamahalaan ng Antipolo sa likod ng aming kamera. Nakipag-usap sa amin ang executive assistant ni Antipolo Mayor Nilo Leble para ayusin ang pailaw. Makalipas ang ilang linggo, heto na ang aming nabalikan. Maliwanag na may pag-asa naman pala sa problema ng kadiliman sa lugar. Ika nga, there's always light at the end of the tunnels. Hindi na siya delikado. Makakapunta ka ng bahay mo na safe ka. Maraming salamat po dahil maliwanag na din sa lugar na to. Maraming salamat po. Ngayon, wala na ang kilabot sa mga motorista ang dati ay takot sa dilim. Sa pamunuan ng Antipolo City, 2 thumbs up po sa inyo. Yun nga lang, sana po sa susunod, wag na kasi tayo maghintay ng may magreklamo bago aksyonan ang problema. Kung meron po kayong makitang katiwalaan, maling sistema o mga problema sa mga lasangan na hindi po na-aksyonan, ipadal niyo po dito sa aming email na videolante@gmail.com. Magmasid, makialam, maging videolante. Isang ginang biglang nag-upo ng isang misteryosong sakit ang itinawag sa rescue file. Sa investigasyon ng grupo, napagalamang nakagat ang ginang ng daga. Oh!
Halos hindi gumagalaw sa pagkakahiga ang 64 anyos na si Aling Amparo Beltran ng Bulacan. Sabi ng kanyang anak, inabot ko po si nanay nung nasa bahay siya, hindi ko sigano makapagsalita. Tapos habol-habol niya hininga niya. Nalaman din namin tatlong araw na ang nakakalipas nang makagat sa paa ng isang daga ang ginang. Makapansin niyo yung ilalim ng dila o ang kanyang mga labi masyadong tuyo. Hindi ko siya na hindi na rin siya kumain o minum. Isa sa mga indikasyon kung ito ay isang leptospirosis baka tinamaan na ang kanyang nervous system. Sinubukan namin galawin ang mga binti ni Aling Amparo. Tiningnan namin ang vital signs ni Aling Amparo. 158. Habang inililipat namin sa spine board si Aling Amparo, patuloy pa rin itong nasasaktan. Sa loob ng ambulansya, patuloy naming minomonitor ang lagay ng ginang. Pinakinggan natin kaninang dibdib ni nanay. Medyo hirapan yan namang dalagyan ko siya ng hangin para ma-assist man yung kung ano man yung bumabara sa kanyang mga dibdib o kanyang basa. Sa ospital, agad sinuri si Aling Amparo. Patuloy na inoobserbahan at inaalam ng mga doktor kung ano ang tunay ng sakit na matanda. Hensel Kiling, Rescue 5. Kaya po, may emergency accident man yan sa kasada o sarili niyong tahanan, tumawag agad sa Rescue 5, hotline 992-925-1555. Gusto ko po sanang makipagbante sa mga utol ko eh. Hindi man po pwede ako magbante sa sarili ko, baka sabihin niyo sila ulo ako. Kaya ipa-plug ko na lang po yung wanted mamayang pagkatapos ng P-News sa TV5. Yan po ang 30 minutong balita at serbisyo publiko. Sa ngalan po ng mga kapatid kong si Tol Ben na nasa Amerika, si Tol Erwin na nagpapahinga. Ako po si Rafi Tulfo. Susunod na po ang aksyon. Magandang gabi. Saya ka na sa kalokohan. Bigla siyang huminto sa harap ko, doon, na dinakma na po niya yung ari ko. Kasapul ko po yung plate number niya, 9155NC. Magpakasarap ka na sa maling gawain. Ang sabi niya po, huwag daw po akong pupunta sa ospital. Kapag pumunta daw po ako, hindi daw po niya ako pananagutan. Maglibang ka na sa irregularidad. Bibilangin nilang pera sa'yo, yung perang gusto nilang kunin na ilalaglag nila. Dahil siguradong burado ang ngiti mo kapag natiklo ka ni Ben Tulfo sa kanyang Bita. Biyernes alas 11:30. Hindi po yan eksena sa pelikula, kundi sa kalsada. Patintero ang mga pulis at mga rallyistang nagpupumilit lumusot sa barikada bago magsimula ang ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Aquino. May nanadyak, may nanulak ng barikada, may namalo, at may namato. Buti na lang, di chopper si Pinoy nang dumating sa batasan. Eto, isa sa mga pambungad niya. Kung may inaagrabyado at ninanakawan ng karapatan, siya ang kakampihan. Kung may abusadong mapangapi, siya ang lalabanan. Ano kaya ang sagot ng mga rallyista sa labas? Ang maaksyong balita, umpisa na. Partner, mga kapatid, simula sa weather or not, sugutin. Ang ikatlong State of the Nation address, Pinoy niletanya ang mga nagawa raw ng kanyang administrasyon sa edukasyon, transportasyon at ekonomiya. Ilang politiko, special mention. Mga pulis na kagirian ang mga militanteng grupong nagtangkang lumusot sa barikada sa Commonwealth Avenue. Dalawang media man, sugatan, mga motorista, penitensya sa sobrang traffic. Ilang klase sa Metro Manila suspendido, hindi lang dahil sa SONA, kundi dahil sa walang tigil na ulan. Mga kalsada pati na istasyon ng pulis nalubog sa baha. Whether or not, peperwisyohin pa rin tayo ng malakas na ulan, sasagutin. Muling nabuhay, cha-cha o charter change, kabilang daw sa mga prioridad ng Kongreso ngayong taon. Pero mga senador at kongresista, dumepensang walang term extension.
Dating hepe ng Philippine Tourism Authority at kolumnistang si Nixon Cua, critical pa rin matapos barilin sa mukha. U.S. President Barack Obama nakiramay sa mga biktima ng pamamaril sa isang sinihan sa Colorado, USA, kung saan 12 ang patay. 17 anyos na PhilAm na kabilang sa halos 60 sugatan sa insidente, nasa ICU pa rin. Sa action sports, defending champion na Bimeg Llamados nilampaso ng rain or shine sa Game 1 ng PBA Finals. There's a chair on the court. Bimeg coach na si Tim Cohn naghagis ng upuan. Coach throws a plastic chair. Sa showbiz, Derek Ramsey, bakit nga ba di na umaasang magkakabalikan sila ni Angelica Panganiban? American Idol runner-up Jessica Sanchez, may boyfriend na ring idol? At mga agaw at tensyon sa pagrampa sa red carpet sa sona ni Pinoy, abangan! Magandang gabi, ngayon ay 23 ng Hulyo 2012. Ako po si Cheryl Cosim. Inabot ng higit isa't kalahating oras ang ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Aquino na umani ng higit 100 palakpakan. Isa ito sa pinakamahaba sa kasaysayan ng SONA. Ibibigay po namin ang latest dyan maya-maya lang. Samantala, dito muna tayo sa police report. Bahagyang bumuti pero critical pa rin ang kondisyon ng dating hepe ng Philippine Tourism Authority na si Nixon Cua na binaril at pinagnakawan sa bahay ng kanyang kapatid sa Laguna nitong Sabado. Tukoy na rin ng mga pulisa ang 4 na suspect na posible raw nagtrabaho kay Cua. Ikwento mo, Carla Lim. Sa cellphone video na ito, makikitang kahit papaano ay stable na ang kolumnista at dating hepe ng Philippine Tourism Authority na si Nixon Cua. Na-confine siya sa ICU ng Calamba Medical Center matapos barilin sa muka at pagnakawan ng mga nakabonet na sospek habang papasok ng bahay ng kanyang kapatid na si Alexson sa Ayala Greenfield Subdivision sa Calamba noong Sabado ng gabi. Minor lang ang tama kay Alexson, ang misis at anak naman ni Cua, swerteng hindi nasugatan. Natangay mula sa pamilya Cua ang 90,000 pesos, isang kwintas at iPhone. Kwento ni Mrs. Cua, ooperahan sa ulo ang kanyang mister. Oras na magtuloy-tuloy ang pagbuti ng lagay nito. Ikaw daw siyempre kailangan pa rin natin ang prayers kasi iba naman yung tama niya eh, training. Kumbinsido ang mga pulis walang anggulong politika sa kaso. Kanina ipinakita na ng Laguna PNP sa pamilya Cua ang larawan ng mga hinihinalang sospek na sina John Ray Cortez, Noel Esquivel Garcia, Darwin Sanyano at Michael Motel Molina. Kabisado rin daw ng mga sospek ang pasikot-sikot sa loob ng exclusive subdivision. Sa ngayon ang tinitignan namin, yung mga nagtatrabaho doon sa bahay ng biktima. Actually, yung mga nagtatrabaho na yon, yun yung mga nagpipinishing nung bahay niya. Sa madamong bahaging ito, pinaniniwala ang umiskapo ang mga sospek. Dito rin narecover ang isang magazine at basyo ng bala. Formal nang ikinasa ang manhunt operation sa 4 na sospek na sangkot sa pamamaril at pangu-hold up sa pamilya Cua habang itinaas naman ng lokal na pamahalaan ng Laguna at ang Laguna PNP sa 200,000 piso ang pabuya sa sinumang makapagtuturo sa kinaroroonan ng 4 na sospek. Sa mga nais tumulong sa kaso, maaaring tumawag sa hotline ng PNP Calamba. Carla Lim, News 5. Sa kanyang State of the Nation address, nilitanya ni Pangulong Noynoy Aquino ang mga nagawa ng kanyang administrasyon sa sektor ng edukasyon, kalusugan, trabaho, turismo at infrastruktura. Tinawag din niyang sick man of Asia no more ang lumalago anyang ekonomiya ng Pilipinas. Pero kasabay ng mga litanyang yan, iginiit din ni Pinoy, hindi pa rin niya matatanggap ang forgive and forget mentality pagdating sa mga naging kasalanan umano ng nakaraang administrasyon. Para sa latest aksyon sa batas ng pambansa, may live report si Royces Nagit. Royces.
Yes, Cheryl, inabot nga ng halos isa't kalahating oras ang ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Noynoy Aquino. Dito umikot ang talumpati ni Pangulong Aquino sa lahat halos ng mga nagawa raw ng kanyang administrasyon sa loob ng 2 taon, kaugnayan ng katiwalian at paglaban sa kahirapan. Ipinagmalaki ng Pangulo ang patuloy raw na paglaki ng ekonomiya. Mahigit 6 o 4 beses daw na tumaas ang stock market. 8 beses binigyan ng credit ratings upgrade ang bansa. Kaya ang dating itinuturing daw na sick man of Asia, ikalawa na sa Asia na may pinakamalakas na ekonomiya. Isa-isa ring ibinida ni Aquino ang iba pang achievements daw ng kanyang gobyerno. Mula sa CCT program na may 3 milyon ng beneficyaryo, universal healthcare program, self-sufficiency sa bigas, pagbaba ng self-rated hunger, self-rated poverty at unemployment, reforma sa ARMM, mga makabagong infrastruktura na makatutulong daw sa turismo ng bansa, tiyak din daw nakikita ang bansa sa bagong mining policy. Magkakaroon na rin daw tayo ng sapat na kahandaan tuwing may sakuna dahil sa Project NOAA. Ayon kay Pinoy, patuloy raw na pinalalakas ang sandatahang lakas at PNP. Nabanggit din kasi ng Pangulo ang sigalot sa West Philippine Sea at anya, hindi natin dapat payagan na may makapasok sa ating bakuran. Kasama sa mga sinuportahan ng Pangulo, ang pagpasa ng Syntax Bill na makatutulong daw sa pagpondo sa Universal Healthcare Program. Pero pinakamalakas ang palapak ng banggitin ni Pinoy ang pagsuporta niya sa Responsible Parenthood Bill o mas kilala bilang RH Bill. Tiniyak din ng Pangulo na maipamamahagi na ang lahat ng lupaing sakop ng Comprehensive Agrarian Reform bago matapos ang kanyang termino. Binanata naman niya ang mga nagsasabing binawasan daw ang pondo para sa edukasyon at dapat daw mag-remedial class ang mga ito. Bagamat nakakulong na raw si Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo, sabi ni Pinoy, marami pang opisyal ang dapat panagutin ng gobyerno. Narito ang ilan sa mga pahayag ng Pangulo. Ang dating sick man of Asia, ngayon punong-puno na ng sigla. Kung dati po, tayo ang laging nangungutang, ngayon hindi po birong tayo na ang nagpapautang. Bago ako bumaba sa pwesto, na ipamigay na dapat ang lahat ng lupaing sakop ng CARP. Sana nga po, ngayon paubos na ang backlog sa edukasyon, sikapin natin huwag uling magka-backlog dahil sa dami ng estudyante. Sa tingin ko po, Responsible Parenthood ang sagot dito. Habang nagtatalumpati ako ngayon, may mga nagbubulong-bulungan sa isang silid at hinihimay ang aking mga sinasabi. Naghahanap ng butas na ipambabatikos bukas. Sasabihin nila, salita lang ito at hindi totoo ang tuwid na landas. Noynoy Aquino, tungkol sa usapin ng Chacha, kahit pa ilan sa mga kilala niyang kaalyado ang nagsusulong nito. At hindi rin natin narinig ng direkta na sinabi ng Pangulo ang pangalan ni Chief Justice Renato Corona na kamakailan lamang ay napatalsik. Bagamat sinabi nga niya na isa sa pinakamalaking balatid sa reforma ang kanyang natanggal sa kanyang landas. Sigurado lang, Cheryl, sa timbre ng kanyang pananalita kanina ay hindi ubra raw sa kanya ang termino na forgive and forget dahil marami pa nga anya ang kailangang managot na nanamantala sa pondo ng taong bayan. Bukod naman sa Syntax Bill, Cheryl, ay isinusulong din ni Pangulong Noynoy Aquino ang pagpasa naman sa Anti-Money Laundering Bill at pati na rin ang batas na magtitiyak na nga kita ng gobyerno mula sa pagmimina. Bukod dyan, pinahaginan din ni Pangulong Noynoy Aquino ang local media o ang Philippine media dahil mas lumalabas pa raw ang mga good news sa foreign media. Cheryl? Maraming salamat, Roy Sasnagit, nagulat live mula sa Batasang Pambansa. Samantala, kung sa loob ng kamera panay palakpakan, sa labas naman ng Batasang Pambansa, naging maaksyona. Makailang beses kasing tinangka ng mga rallyista na makalusot sa barikada ng mga pulis. Para sa latest aksyon sa Commonwealth Avenue sa QC, may live report si Romel Lopez. Romel. Cheryl, nag-umpisa na nga mag-uwian yung mga militanteng grupo na kanina nga lang ay maghapong nakapantintero at nakagirian ng mga otoridad dito sa Commonwealth Avenue. Mas maayos na rin ang lagay ng trapiko dito sa lugar sa ngayon. Malayong-malayo yung kanina no, kung saan maghapon niyang naging maaksyon na eksena sa pagitan ng mga pulis at mga ralistang nagsagawa naman ng kanilang kontrasona. Pagkagat ng liwanag, nagmarcha na may 1,500 ralista mula Old Balara patungong Batasan. Naunahan man ang harang ng mga pulis makalampas ng Evergotesco, hindi nagpatinag ang mga militante.
Agad nilang sinira ang mga metal at concrete barrier na nagresulta sa girian ng mga pulis at ralista. Pasado alas 12 naman, misto lang nagpatintero ang mga pulis at ralista sa may kahabaan ng Litex at IBP Road sa Commonwealth. Nakakalusot kasi may 600 ralista sa mga pulis pero agad din naman silang naharang ng mga ito. Tuloy na itong nauwi sa gulo dakong alas 3 ng hapon. Nagliparan ng mga bote, kahoy, pintura, plastic na may lamang mga basura. Ang pulis ngang ito, puno ng used oil ang katawan. Hindi rin nakaligtas ang ilang sasakyan ng gobyerno. Namamayan! Sa mga nagngangalit na ralista, pati ang mga bakod sa kalsada. Dahil sa gulo, tinamaan ng bato sa ulo ang photojournalist na ito. Kaliwang tuhod naman ang tinamaan sa TV5 cameraman na si John Alatid. Pero gayet ng grupong bayan, di sana nagkagulo kung pinayagan lang silang makalapit sa batasan. Hindi sana nangyari yan kung hindi nila hinarang yung mga tao at kung sinunod lang nila kung ano yung itinatakda ng batas. Ating Pangulo ngayon mismo nagsasalita na tapos na raw ang batas militar, tapos na raw ang yugto ng diktadura. Pero bakit yung asta nila, pinagtatabuyan nila ang mga tao? Ang mga pulis naman, pinag-aaralan na raw ang pagsasampa ng asunto sa mga pasaway na ralista. Hindi naman, hindi katwiran yan. Kung marunong sila tumupot sa usapan, dapat nandiyan lang sila sa designated area. Sa kasagsagan naman ng protesta, may isang oras ding natigil ang trapiko sa southbound lane ng Commonwealth. Kaya ang ilang mga motorista at pasahero, bad trip. Wala na, patay na yung oras namin. Bali, isang ikot na lang siguro ang magagawa namin dahil sa traffic. Ano mong kayong nanakit ako? Ay naku sir, may nanakit. Kasi hindi kami makapasok sa work dahil sa mga ginagawa nilang mga pagrarally nila. Ano po, yung nilang... Sir, ayon sa Quezon City Police District, ay maaaring umabot sa 10 yung nasugatang police doon nga sa matinding pagbakan na namagitan nga sa kanila kontra dito sa mga ralista dito nga kanina sa Commonwealth Avenue. Yun nga lang, ano, dalawa pa rin lang yung kanilang napapangalanan. Ito nga isang P.O.2 Nazario at isang P.O.2 Estrada. Sa ngayon naman ay sinisimulan ng MMDA na yung paglilinis dito nga kahabaan nga ng Commonwealth Avenue ng anumang oras nga matapos nga linisin ito ay mabuksan na sa trapiko itong northbound lane ng Commonwealth at magbalik na sa normal na nga itong daloy trapiko dito sa lugar. Cheryl? Maraming salamat, Romel Lopez, nagulat live mula sa Commonwealth Avenue sa QC. Sa ibang bansa naman tayo, nagluluksa ang buong Colorado, USA matapos ang naganap na pamamaril sa isang sinehan doon kamakailan na ikinamatay ng 12 tao. Damay sa trahedya ang isang 17-anyos na Phil Am na kasalukuyang pa rin nasa ICU matapos maoperahan sa bituka. Ikwento mo, Mon Gualvez. Napuno ng kandila, bulaklak at nagdadalamhati mga residente ng labas ng Aurora Mall sa Colorado. Dito nagarap ang pamamaril sa premiere night ng pelikulang The Dark Knight Rises sa Colorado, USA, kung saan 12 nasawi at 58 sugatan. Damay sa insidente ang film na kinilala ng Department of Foreign Affairs na si Ryan Lumba, 17 anyos. Sa uling balita, nasa ICU pa rin ang binata matapos umailalim sa operasyon sa University of Colorado Hospital dahil sa mga tama ng bala sa kanyang pituka. Pati si US President Barack Obama nalungkot sa trahedya. Michelle and I will be fortunate enough to hug our girls a little tighter tonight. For those parents who may not be so lucky, we have to embrace them and let them know we will be there for them as a nation. Nitong Biyernes, habang nasa kalagitnaan ng palabas, biglaro tumayo sa harap ng sinena na nakamaskarang sospek. Naghagis nito ng tear gas sa kawalang habas na namaril. Agad naman nasa kote sa may parking lot ng 24 anyos na sospek na si James Egan Holmes. Tikumpa ang otoridad sa motibo ng sospek, pero lumalabas na 2 buwan ng pinagplanuan ng sospek ang krimen. In the last 60 days, he purchased 4 guns at local Metro gun shops, and through the internet, he purchased over 6,000 rounds of ammunition. Kahapon, kinumpiskara sa kapinasabog ng bomb squad ang 30 improvised explosives na nadiskubre sa kanyang bahay. Nakatakdang humarap sa piskalya si Holmes gayong araw. Mon Gualvez, News 5. Susunod sa aksyon! Rain or shine, nakapuntos kontra Bimeg Llamados sa Game 1 ng PBA Finals. Bimeg coach na si Tim Cone naghagis ng upuan dahil sa galit. At walang patid na ulan itong weekend, nagdulot ng mga pagbaha sa Metro Manila at ilang probinsya. Taya ng panahon ngayong Linggo, alamin.
Look around. There's so much more to enjoy. Heard that? It's more fun in the Philippines. How to score her heart in two moves? Head and shoulders. Head and Shoulders Sports Fresh for 100% dander-free hair with long-lasting fragrance. P&G. Cherry Blossom and Night Blooming Sampaguita. Introducing ang pinakabago mula sa Surf Detergent. Ang mahiwagang fragrance combination para sa magical na labada. New Surf Fragrance Potions para sa mahusay na linis at magical na bango. With a close-up wide smile and fresh breath, I'm Mark. Dior. You're confident to create life's great moments. Walang kasong sakit sa likod. Basta't pulido ang trabaho. Galing mo! Hindi ako atras sa stiff neck. Makapagturo lang ng mahusay. Galing mo! Handa ako sa magaanang hita para maparangalan ng bayan. Galing mo! Alam nilang kambal ng pagkukursige ang sakit ng katawan. Kaya sagot nila ang sipag at ang aray, sagot ng Alaksan FR. Bilis alis ang sakit ng katawan at maga. Hugutin ang tagumpay mula sa aray. Galing mo! Alaksan FR! Kung di mas makarne ang sabaw mo with Nord Cubes, di na ako magluluto. Nord door-to-door sabaw challenge na! Tara! Anong lulutuin natin? Sotanghon! Granules gamit ko! Gawin nating mas makarne sa Nord Cubes! Oo nga! Tikman na yan! Kung di mas makarne ang sabaw mo with Nord Cubes, di na ako magluluto. Chef Marvin! Mas makarne na! Pagsabaw! Dapat Nord Cubes! My secret to making scrambled eggs better? 2 eggs. And a tablespoon of Lady's Choice Real Mayonnaise. So it's creamier, fluffier. Mm. Lady's Choice Real Mayonnaise. It makes all the difference. Sabi nila, to prevent dandruff from coming back, there is power hidden in herbs. New Clear Herbal Fusion, fused with advanced anti-dandruff technology, nourishing the scalp deeply para hindi bumalik ang dandruff. New Clear Herbal Fusion. Pilipinas, mapapanood mo na ng live ang 2012 London Olympics. 5 days na lang, tutukan ng record-making and breaking action dito sa Action TV, an official free TV broadcaster of the 2012 London Olympics. A presentation of Sports 5. Walang patid na pagbabalita, walang patawad na komentaryo, walang bolang serbisyo. Mula sa pinakamaksyong newsroom, hatid ng pinaka-agresibong news team sa buong Pilipinas. Ito ang Action TV. Higit sa balita, Aksyon! Cheryl Cosib para sa News 5. San man, kailanman, kapatid. Sean Yao para sa News 5. San man, kailanman, kapatid. Erwin Tulfo para sa News 5. San man, kailanman, kapatid. Sabado pa ng gabi ng kalabas ng bansa ang bagyong Ferdy. Pero hanggang kaninang umaga, wala pa rin patid ang ulan na nagdala ng mga pagbaha sa ilang lugar sa Metro Manila. Ikwento mo, Jay De Castro. Dahan-dahan ang usad ng mga sasakyan sa Lagusnilan sa Maynila. Pasado hating gabi kanina, dahil kasi sa walang tigil na ulan, umabot hanggang tuhod ang tubig. Sa ilang kalsada naman sa Panghulo at Dampalit Malabon, umabot hanggang tuhod ang baha. Pati ang istasyon ng pulis na ito, hindi nakaligtas sa tubig. Gumamit pa sila ng pump para maalis ang baha. Sa ilang barangay sa Obando, Bulacan, kalbaryo ang inabot ng mga residente sa pagpasok sa trabaho dahil din sa baha. Maaga naman nagdeklara ng suspensyon ng klase mula preschool hanggang high school sa Valenzuela
dahil sa gabinting tubig sa halos 10 barangay doon. Patuloy naman pinaghahanap ng mga rescuer ang 19 anyos na si John Martin Laico. Inanod sa ilog ang binata habang nagkakatuwaan kasama ang mga kaibigan sa Malinta, Valenzuela kahapon. Nadala ko po namin makita yung kapatid ko. Kasi po wala na po. Namin niyo kung saan na po napunta. Hingi lang po sana kami ng tulong. Tulungan niyo naman po kami. Halos 3 araw namang hinanap ng mga rescue team sa San Simon, Pampanga, ang 15 anyos na si Noel Tuason. Sabado ng hapon ng tangayin, nang lumaragas ang tubig sa ilog ang binatilyo, pauwi na si Tuason sakay ng isang bangka. Pero dahil sa nabasa na rin ang ulan, nagpasya siyang tumalon sa ilog, saka siya inanod. Kanina lang nakita ng mga mangingisda ang bangkay ni Tuason sa Masantol, Pampanga. Dahil siya ang anak ko, kilalang kilala ko kahit anong ano. Tsaka yung mga yung damit niya, yan, kilalang kilala ko mga suot niya. Panatag na dahil nakita ko na ang anak ko. Jade De Castro, News 5. Kapatid, medyo maganda-ganda ang buwan naman nung araw ngayong Linggo. Nung Sabado kasi, tuluyan nang nagpaalam sa ating bansa ang bagyong Ferdy. Ngayon, nasa 700 kilometers na ang layo nito sa kanluran ng Batanes at pinupuntirin na nito ang Southern China. Pero huwag din niyo munang iwan ang inyong mga payong dahil pinalalakas pa rin ni Ferdy ang hanging habagat na umiiral pa rin dito sa atin sa may Luzon. At ang epekto niyan, kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa buong Linggo. At eto pa mga kapatid, may namumuong sama ng panahon pang namataan ang pag-asa sa may silangan ng Mindanao. Nasa labas pa naman ito ng Philippine Area of Responsibility. Pero take note, mabagal ang kilos ito at nakatambay pa ito sa karagatan at tuluyang humihigop ng lakas para naman tuluyang maging isang ganap na bagyo. Huwebes o Biyernes, inaasahang mag-Hello Philippines ito at kung mamuo ito bilang bagyo, tatawagin itong Bagyong Jenner. At yan ang ulat panahon sa ngayon. Ako po si Sean Yao. Susunod sa aksyon, defending champion na Bimeg Llamados nilampaso ng Rain or Shine sa Game 1 ng PBA Finals. Bimeg coach na si Team Cone nagdabog. At Phil Mexican na si Jessica Sanchez may karelasyon daw na isa ring idol. Take your sweet time. We tried it only 40. Only calls for smart talk and text and sun. Only text, only Facebook. Now there's no need to rush. Smart's got only for us. Text trying it 40 to 2949. Smart, live more. Thank you. Girlie, patimpla na kape. Perfect sa hopya. Bente lang. Asan ang gap sa kapay chart, ha? Pai, ano po gusto niyo? Buko, ego, banana? Todo sikap ka para magkapera, kaya mag-Cebuana Pera Padala. Ngayon, ang perang pinaghirapan, pwedeng i-check ang status online or via text. May alert pa pag natanggap na, kaya pera sigurado ka, ipa-Cebuana. May delivery pa ako sa 7th floor. Steady ka lang dyan, ha? Cherry Blossom and Night Blooming Sampaguita. Introducing ang pinakabago mula sa Surf Detergent. Ang mahiwagang fragrance combination para sa magical na labada. New Surf Fragrance Potions para sa mahusay na linis at magical na bango. Does your car air freshener start too strong but fade away in just days? Use New Glade Sensations Car. It releases fragrance non-stop for up to 60 days. Glade Sensations Car, S.E. Johnson. Sa trabaho ko, marami akong napapayuhang mga nanay. Pagdating sa lagnat ng baby, ang payo ko, Calpol. Nothing works faster than the paracetamol and Calpol. Pwede ipainom kahit sa sanggol. Calpol, it's my choice. Mag-Valley Farm na! Ito ang tasty lunch and meat. May delicious with real meat chunks. Para sa bagong ulam na ubod ng chunks. Sarap! Anong verdict? Yeah. Valley Farm Chunky Lunch and Meat. Chunky chara. My secret to making scrambled eggs better? 2 eggs. And a tablespoon of Lady's Choice Real Mayonnaise. So it's creamier, fluffier, yummier!
Lady's Choice Real Mayonnaise. It makes all the difference. Dirt and residues trapped in your scalp can lead to dandruff. New Clear Men Deep Cleanse with activated carbon cleans dirt trapped deep in the scalp for zero dandruff. New Clear Men Deep Cleanse. Ikasana ang inyong mga opinion. The value here is to get to the truth of the matter. They make money out of war and out of peace. Dahil sa iba't ibang isyong paglalabanan, magkakaibang panig ang magsasalpukan. Talagang nakikita namin bulok ang sistemang katarungan. I agree with you. Meron po tayong malinaw na patakaran. Kinakailangan lang po natin pagpapalit. Sa panguna ni Dick Gordon. Mo binubuhalan mo kami rito. Hindi, sir. Kalakip dyan nga yung pag-educate sa mga mamamayan natin. Di ba, mission? Ito ang paghaharap ng mga hasang utak at matatalas na dila. Kesa na, ang balila ng opinion dito sa Welo Webes, alas 8:35 ng gabi. Dito lang sa Action TV, ang news headquarters ng Pilipinas. Balitang walang boundary. Umaarangkada headline man o balitang walang tigil. Won't be signing off until the world ends. Susubukan po namin dito sa Andara Mga Balita na ikitan yan. Kasama sina Sean Yao, Chonky Ben, MJ Marfori, Minimart, at ang inyong super sa mga balita, Supermart, Martin